Bangsawan. Wako ay pinili at pinatawad pa. Binigay ang iyong buhay o pag-ibig na dakila. Sinawag mong bayan ng malayo sa'yo. Kinilala kang Diyos na rebelde sa'yo. Nagsumpungan ikaw ng iyong para sa'yo. Anong biyaya to na pinili ako? Walang mabuting bagay lumalabas sa akin. Puro lang kasalanan ang ninais. Ngunit ako'y sinagip sa dagat na malalim. Ito'y di ko mawari na ako'y pinili. Tumating ang biyaya na di ko hinanap. Ikaw na ang bumaba dahil lamang sa habag. Wako ay pinili at pinatawag ba? Binigay ang iyong buhay o pag-ibig na dakila. Huwag mong bayan ng malayo sa'yo. Kinilala kang Diyos na rebelde sa'yo. Nasumpungan ikaw ng iyong para sa'yo. Anong biyaya to na pinili ako? Walang mabuting bagay lumalabas sa akin. Puro lang kasalanan ang ninais. Ngunit ako'y sinagip sa dagat na malalim. Ito'y di ko mawari na Yo, what's up sa inyong lahat ulit? I'm sorry, late. Kasalanan ko. Kasi I lost track of time. Sorry ulit. Sorry ulit sa inyong lahat. At sorry din kay Ma'am Julie. Ngayon, pakilala ko na kaagad sa inyo para hindi na tayo mag... Pakilala ko na ulit sa inyo si Ma'am Julie. Well, ang tagal nyo na tayo inihintay. The original and the legal wife in action. Alrighty. Hello, Ma'am. Pasensya na po kayo ulit. Late ako. Hi. Sorry po. No problem. Ma'am, pakilala niyo po muna ulit sarili niyo. Si Julie Licupa ko.
na alam naman po nila, no, marami naman po, marami naman pong mga YouTube content diyan na pinapakilala kayo. Una ko pong tanong sa inyo, kamusta po kayo after the bashing, lahat nung nangyari? Kamusta na po kayo? Alam mo, sa totoo lang, hindi ako sanay sa mga ganyan kasi lumaki akong fair sa mga tao. So, for the first time na nabash ako, nag-retreat ako sa bahay, hindi ako lumalabas. Parang for the second time around na nakita ko si Rafi or yung bumalik siya na nabuhay siya from, you know, presumptive death. From the dead. Parang gusto ko magpakamatay. Parang gusto ko uling mag-suicide dahil sa kahihiyan na tinawag niya ako, nag-extort ako sa kanya or nag-blackmail. Masakit kasi yun eh. Kasi for all those years na nawala siya, na after 14 and a half years na nawala siya sa buhay namin man yun ah. Tapos, hindi man siya humingi na sorry, you know, apology, ganun. Tapos, tatawagin akong ganun sa national TV. Masakit. Yun nga po, no? Mapunta tayo dun sa merong alleged na extortion. Merong naguguluhan po ako dun eh. Kasi sinasabi niyang extortion, pero sinabi ng lawyer, ano yung legal extortion? Pwede ba yun? No. That is actually a demand letter na pinadala ng lawyer sa kanya. So, hindi siya nag-response. Inupuan yung demand letter. And then, ginamit niya yon nung mag-file ako ng bigamian about si case against sa kanya. So, ang binasa lang niya yung amount. Pero ang kabuuan ng nilalahad ng sulat ng demand letter, hindi niya binasa. Dahil yung nakalagay doon ay kung anong ginawa niya sa aming mag-ina. So, hindi niya yung binasa. Ang binasa niya doon, yung gusto namin mag-settle sa kanya or at least yung amount na yon para makapag-usap kami, makapag-settle, pero ayaw niya. Pero yung sinasabi niya pong hindi niya binasa, ano po ba yung nakalagay doon? Sa summarize lang po, kung ano yung thought nung nakalagay na sunod doon? Yung pag-aabandona niya sa amin, hindi pagbabayad ng child support, yung pinabayaan kami, emotionally, psychology, yung mga ganun ang nakalagay doon sa... So, kabilang yun sa mga demand na nakalagay doon kung bakit nagdi-demand yung abogado ko ng ganung amount. Para kasi mag-settle kami. Ganun po kasi naging style niya noon, napanood ko rin yun eh, na parang pino-poison niya na kagad yung well para kayo yung masama kagad. Parang ganun yung nangyayari. Totoo, kasi binaliktad niya ang nangyari sa amin. Dahil katulad ng sabi ko in my previous interviews, siya ang unang nawala nung mawala siya, buntis ako. So binaliktad niya, hindi niya sinabi yung details doon nung tawagin niya ako, nag-extort ako. Ang sabi lang nga niya, kung napanood mo, yun na nag-support siya, nagbayad siya ng support at tumulong. Hindi siya nag-offer, hindi ako humingi. So, pero wala siyang binigay kahit 5 para sa anak niya. So, for how many years po? For how many years po nawala siyang suporta na binigay? From 5 buntis ako nawala, ay nabuntis na nawala siya. Hanggang lumaki at napag-aral namin ng aming anak, wala siyang binigay na pera kahit 5. Hanggang ngayon po? O baka siguro po yung sinasabi niya po na binigyan, parang yung sinasabi niya pong binibigyan siya ng pang-shopping para sa mga mistresses niya, para i-cover siya, gawin siyang decoy para, alibi excuse, para kay Ma'am Jocelyn. Tama po ba? Yes. Yun ang sabi ng anak ko kasi nung gumawa ng statement ng anak ko nung mag-file ako ng Benjamin case, in-answer niya doon yung mga sinabi ni Rafi sa statement ni Rafi na hindi, walang katotohanan. So, hindi ko alam lahat kasi hindi naman siya, nagkukwento nga yung anak ko pag nakikita sila mag-ama. Dahil ayaw ko naririnig ang pangalan ni Rafi. So, ginawa niya sa amin, you know, bakit gusto mo siyang marinig, di ba? So, nung mabasa ko yung statement ng anak ko, yung first time, magagraduate siya ng college na hingi siya ng, I would say, pera para pambili ng cap and gown. Hindi siya lumapit sa akin. So,
tumawag pala sa ama niya dahil daw nakikita niya tatay niya nagbibigay ng mga tulong-tulong dito at saka doon. So, siguro naisip niya, anak siya, bakit hindi siya lumapit sa kanya, di ba? Hindi siya lumapit sa akin. Mataas ang pride niya eh, yung bata, yung anak ko. Eh, sabi lang ni Rafi, busy nga siya. Tatawag na lang siya ulit, pero hindi nangyari dahil nung tumawag ulit yung anak ko pagka ilang araw, pinalitan na Rafi yung number niya. Pero may Rafi Tulfo in action na po nun? Meron na. Ano siya? Yung Wanted sa radio yata. Sa channel, ano na siya noon, 5. Oh, kasi po Wanted sa radio pa rin naman po yung nilalagay niya. Kaya nilagay ko nga po ito, Wanted sa Legal Wife. Eh. Kasi Wanted sa radio pa rin naman po yung intro niya. So ngayon, yung sinasabi niyo po ba, yung kay Grandy, parang, kasi meron akong isang interview niyo na sinabi niyo na ino-offeran kayo ng 5 million and then half nung sweldo niya for the next 5 years. Tama po ba? Tama. Pero po, ang sinasabi niya doon is may kapalit na yung ugnayan or yung karapatan niyo. Ano po yung ibig sabihin? Kasi hindi ko po maintindihan. Paano mo i-give up yung right mo as anak? Hindi ko makita eh. Namit ko si Rafi after mawala si Rafi, after 14 and a half years. Yung first time ko siyang namit nung ma-introduce ko sa kanyang anak ko. She was almost 14, 13 and a half. So, yun ang first time na nakita ko si Rafi after 14 and a half. Then, nakita ko siya for the second time after, gosh. Yung una po ba? Wait po, yung una po ba, yung sinasabi niyo po na, sinabi niya po na there's no doubt na anak ko siya, dahil kamukha ko siya, yun po yung una? Yun ang una. First time niyang namit yung anak niya. Na tapos yung pangalawa no doubt, anak niya. Pangalawa, yung gusto kong mag-settle kami. Pangalawa, yung ikakasalang anak ko, pinuntahan ko siya sa Channel 5. Yun ang pangalawa. Na ikakasalang anak ko, gusto kong at least tumulong siya sa kasal ba. Pero hindi man nga siya nagtanong tungkol sa anak niya, wala. Wala siyang sinabi na kumusta yung anak niya. Wala. Wala siyang sinabing magbibigay ng pera. Kasi sabi ko, aalis kami ng December 26 kasi ang kasal ng anak ko sa Portugal, January 1st, 2019. Ngayon, umalis kami ng 26, wala akong narinig na sinabi niya. Wala lang. Kaya nung bago kami bumalik ng Pilipinas, kinausap ko ang anak ko na idedemanda ko nga ang tatay niya. Sabi ng anak ko, bakit? Sabi ko, kasi nakita ko talagang walang kwenta si yung treatment niya sa anak namin, hindi fair. Wala yung kasal, wala. So bumalik kami ng Pilipinas noon for the third time. Gusto kong makipag-settle sa, gusto kong matapos ang unfinished marriage namin. Apo. So tinanong ko siya kung saan siya kinasal. Ang sabi niya sa US. Kasi nung after 14 and a half years, makita ko, sabi niya, kinasal siya sa US. Pero hindi ko alam kung kanino. So nung third time, yun po yung kay Amos. Sabi niya, yung kay Celedonia Amos. Tapos hindi ko alam kung hindi ko alam pa ang pangalan ni Amos Deb. Bago ko dinamanda si Rafi, hindi ko alam kung sino ang pinakasalan niya sa US. So nung malaman ko si Jocelyn, nasa buhay na niya si Jocelyn, siya ang dahilan kung bakit niliwan ako ni Rafi. Tama po. Niligawan niya si Jocelyn. Apo. So for some reason, iniwan niya rin si Jocelyn for Amos para makuha niya yung citizenship na doon. Green card, apo. You know. And then, Ano po ba yun? Nabaliktad po ba yung green card na yun? Nabaliktad po ba yun? Na parang nung nakipag-divorce sa kanya, nawala po ba yung green card? Mali. Okay po? Paano? Kwento niyo po. Alam sa totoo lang, it's nice to be married for somebody that you don't know him at all. So, sa buhay namin, kung si Rafi nakipag-ayos sa akin, nakipag-settle sa akin, or kahit sa anak lang niya, inaruga yung anak ko, hindi kami aabot sa ganito. I will be probably stay quiet dahil may anak kami eh. Importante sa akin yung kaligayahan ng anak ko.
Eh, hindi niya ginawa kasi nga binaliwala niya yung pagiging ama niya sa anak namin. So nung gusto niya akong bigyan ng 5 million, sabi niya, there is a catch, sabi niya. Sabi ko, anong catch? Sabi niya, you have to send some paperwork, sabi niya. Sa English din niya sinabi. Sabi ko, para saan? Sabi niya that you will give up everything, you and you know, and my daughter. Sabi ko, really, sabi ko, Rafi, sabi ko, legal kami, sabi ko. Ang anak ko legal. Okay sa akin dahil yung... May sara po kayo. Siguro hindi kami, we're not meant to each other siguro, di ba? Or no. Tanggap ko na yon. Pero ang anak ko, ibang usapan na yon. Mm-hmm. So sinabi ko sa kanya, hindi ako papayag. Ngayon, sumulat pa ako ng 2 beses sa kanya, which binaliwala niya. At saka pumunta sa lawyer nga. Ang lawyer nagsulat ng demand letter. Pangatlo yun sa letter na pinadala ko sa kanya na hindi man niya na ano, hindi man niya binigyan pansin. So, yung paalis ako doon sa restaurant na sa Quezon City, doon kasi marami palang, may mga ano, yung restaurant Annabelle, may mga ano siya, mga room na may mga privacy ganon. Para yung mga, apparently, mga politician, mga artista. Doon po kayo nag-usap? Doon kami nag-usap, yung place na yon. So, siyang nag-request doon, hindi ako. Kasi hindi ko naman kabisadong Manila kasi. Apo. So, kabaligtaran lahat, di ba sinabi niya doon sa, ni-extort ko siya, akong nag-request. Yeah. Mali yon, kasi nga, pangalawang beses na namin pagkikita yon sa lugar na yon. Ngayon, doon ko sinabi sa kanya na nakasal ako at nag-file ako ng presumptive death. Doon niya nalaman from me. Pero hindi niya alam lahat kung anong naging buhay ko kasi nawala siya. Hindi nga niya alam kung anong pangalan ng anak ko or kung anong gender niya, di ba? So ngayon, sabi ko sa kapatid ko, gusto ko malaman kung sino pinakasalan ni Rafi sa US. Saan ba niya pinakasalan itong si Jocelyn ba? So, nag-research kami. Nakuha ko yung marriage certificate ni Rafi dito sa Pilipinas. Dalawa pa. 2 beses niya pinakasalan si Jocelyn po ba? So, sabi Opo. Ko... 93 tsaka 95 po ba yun? 93, 95. Opo. So, kung pinakasalan niya si Jocelyn po ba sa Pilipinas, sino ang pinakasalan niya sa US? Di ba? Pero po, meron po ba kayong idea kung sino dun sa mga pinakasalan niya na Toshiba yung ginamit niya? Si Amos, nakuha ko marriage certificate kasi. Lahat, kumpleto. Pati yung dapat na dokumento na sa isanap ko nung nag-file siya ng probe divorce. Nakuha ko lahat yan. So hindi ko nga alam, nag-research ako, may kapatid siya sa US, madaling hanapin si Joseph Tulfo sa Nevada. Doon ako nag-start. So, nung makita ko yung Rafael Tanco Tulfo, yes, po. Alam ko siya. Kasi nakuha ko ang birth certificate ng kanyang anak kay Lizelle. Yung anak niyang isang babae. Tanco rin po. Of, Tanco ang middle name niya. Opo. So, sabi ko, siya ito. Kasi yung Tanco, yung anak niya kay Lizelle, kay si Chelsea mm-hmm. Tanco Tulfo siya. So, yan po yung 2008 pero, pinanganak, tama po ba? 2008 or 2000, one of those, 6 or 8. Ngayon, nung makuha ko yun, yung marriage certificate na yun, at saka application of marriage, ngayon, nag-start ako, sabi niya, dinivorce ako. So, nakuha ko rin yun. Dahil akong dinivorce, it's so easy kasi sa Amerika hindi mahirap pag ikaw. Opo. Pero so, may Toshiba so po ngayon, ba siyang ginamit? Hindi, wala. Tanko. Kaya isa po sa inyo? Okay, pinakasalan niya si Celedonia Amos. Ang ginamit niya is Rafael Tanco Tulfo. Sa okay akin, Toshiba, kasi yun, nung pinakasalan ako ni Rafi, lahat ang ginamit ni Rafi doon ay kung sino siya. The original Rafael so lahat Toshiba, po. Tulfo, Caridad, yun ay... Kaya yung kasal namin valid eh. Kaya doon nga po ako interested eh. Doon nga po ako interested. Oh. Parang, paano po dumating kayo doon sa point na pinakasalan ka? Kasi po may narinig din po ko sa inyo, sabi nyo parang pinake yung edad eh.
Yes. Bakit po? Nag-umpisa siya kay Celedonia para to get up as in, yung track ba, yung para hindi natin malaman na siya yun. Alam okay po. Parang ibang tao siya, hindi siya si Rafael Tishiba Tulfo. Dahil tanko siya, di ba? Opo. Pero paano, ang hindi kasi naisip ni Rafi, nung gawin niya ito, it was 1985. Isang taon ang anak namin nung pakasalan niya si Celedonia Amos. So ang hindi naisip ni Rami, this time around, maraming bagong technology. Di ba? Madali nang maghanap. Hindi yun naisip ni Rafi. Because back then, in 1984, late 84, na huling nakita ko siya, hindi pa ganito kaayos sa technology. Wala tayong telepono, wala tayong cellphone. Well, sorry, meron mga telepono sa mga rich people. Sa mga city, di ba? Pero walang cellphone. Pero hindi pa abot ng average. Hindi. Not even for the middle class. Mahirap talaga noon dahil electricity. So, hindi naisip ni Rafi makukuha at mahalungkat ko ang lahat ng ito. So, ganun ang nangyari. Tapos, nung makuha ko yung marriage certificate niya kay Amos, yung application of marriage, nakalagay doon, ang tatay niya kasi, Ramon, senior. Ngayon, kinrosal niya yung kasi nakatype yun eh. Nakatype yung mga writing sa application of marriage. Pero si Rafi, kinrosa out yung Ramon. Ginawa niyang sa handwriting niya, Rodolfo. Tapos ang nanay niya, completely talagang pinalitan niya ng re-resita. Re-resita nga po. Ngayon, pinalitan yung birthday niya. Ginawa niya October 15, 1955. Para, pinatanda niya ng 5 years ang edad niya. Para nga, pero bakit po yung sa inyo pineke? Bakit po yung sa inyo pineke yung edad niyo? Hindi pineke yung sa akin. Yung edad hindi po. Hindi niya pinake yung sa akin. Oh, okay po. So, ibig sabihin sa po, akin, sa divorce. Yung edad niya po. Yung edad niya po. Sa divorce. Yes. Kasi nga, nag-file siya ng divorce. Gusto nga niyang hindi pa kita ang siya yun. Aha. Kasi, pero sasabihin mong hindi siya yun. Ito, ipapaliwanag ko ba sa alam na siya yun. Kinasal si Julieta, nakalagay Julie, hindi man ang full name ko. Julie, lugtong nilagay niya ang middle name ko doon. Oo, lugtong. Tulfo, at saka si Rafi, Tishiba doon. Tulfo sa Tarlac, Philippines. Diba, gaano ba karami ang tulfo dito, diba? Tama. Ngayon, ang nilagay niyang pangalan, kaya, diba may anak siya junior, si Ralph, yung congressman na. Ang pinalagay, dinagdagan niya yung tatlong anak namin doon sa fraud divorce. Ang nilagay niya doon ay Rafael Tulfo Jr. Kapangalan niya, diba? Junior eh. At saka si Tucci, at saka si Edel, mga dalawang kapatid niya, ang nilagay niya pangalan niya na sa mga anak namin. So sasabihin mo, hindi si Rafael Tishiba Tulfo yun, diba? So alam ko siya yun. So, pero yung lumalabas po pala talaga dito. Sige po, sige po. Sige po. Kasi nung tinanong ko siya kung nasaan ang divorce paper nung nakikipag-settle ako niyo, gusto kong makuha. Sabi niya, nagbayad siya ng lawyers, hindi siya binigyan ng copy. So hindi niya alam kung anong nangyari sa mga copies. Pero po lumalabas po kasi dito, talaga po kayong original kasi sa inyo ginamit lahat ng information na totoo. Mm-hmm. So ngayon po, ang so ngayon po, yung taong Rafi Tulfo Tishiba na nakikita natin sa Rafi Tulfo in action, eh yun po talaga ay asawa nyo kahit sa papel, kahit dun yung taong yon. So pwede natin i-ground na yung marriage contract nyo is siya yun. Pero yung sila po, hindi nila pwedeng i-ground. Hindi, kasi ito ang tanong ko, as a wife of Rafi, Jocelyn Pua, kasi nasa akin dalawang marriage certificate nila kay alam ko. Ginamit din niya ang birthday October 15, 1955 sa kasal nila ni Jocelyn Pua. So, nagse-celebrate sila every year, March 12 kasi ang birthday niya, di ba? Opo. Pero ang dalawang marriage certificate mo, as Jocelyn, kung wife ka, siyempre titignan mo yung lahat yun, di ba? Pag tama po. Pag ang marriage certificate, titignan ko. Di ba? Tama. Tayo, babasahin tama. Mo kung ano. Parang may mali dito, ah. Two marriage certificate, nakalagay October 15, 1955.
Tapos tangko pa. Sa alam mong birthday niya. Ay, hindi. Ting nakalagay. Ah, walang okay, okay. Tishiba doon or tangko. Nakalagay lang tape to be safe, siguro. Oo, tama, pero to be safe. Pero birthday niya, oo. Pero ang birthday niya, nakalagay doon, October 15, 1955. Huh, two marriages. Okay. Or three marriages yung nakalagay. Except yung sa akin kasi sa akin noon wala pa yung nakalagay birthday doon eh. Pero wala kaya po siguro, na, kaya po siguro gusto niyang i-give up niyo yung right niyo sa kanya. Pero naintindihan ko po yung sa inyo, sa side niyo na i-give up niyo yung sa inyo, pero yung sa kay Grandy na parang what kind of a father are you na to request or to demand that? Anak mo yun eh, di ba? Parang paano? Parang hindi ko maintindihan. Kasi para sa akin, nakuha ko kung ang point ni Rafi nung araw na ngayon, na si Rafi, gusto niyang mawala kami sa buhay niya. Dahil kung hindi, if we don't exist sa buhay ni Rafi, hindi siya mapapahiya. Nagets mo? Hindi siya mapapahiya dahil we don't exist. Kung nag-sign up ako sa hiling ni Rafi, wala siyang problema sa amin. Pwede pa niya ako demanda na kumuha ako ng pera sa kanya, nag-sign up ako. Tama. Para hindi ako matakot duluhin. Po kayo. Oh, matakot kayong gawin yun. Para kung anong mangyari man sa buhay niya, he will never be worried about me and his child. So, ganun ang nakuha ko doon. Pero for him to actually demand that, siguro Grandy really hates him. Kasi wala na siya parang... Kasi instead of reaching out to your child, ang nangyari is, no, I want to give it up. So, ibig sabihin, she must really, really hate you. Alam mo, ang masakit, ang kailanman na siguro hindi ko, natikman ko kung paano ang masakit, ang iwan ka ng asawa, buntis ka, hindi kilalanin yung anak mo after, you know, after later na ma-realize ng anak ko kung sino ang tatay niya. Yung i-deny mo yes. Ang sarili mong dugo, masakit. Dahil nakita ko, alam ko kahit hindi kami nag-uusap ng anak ko tungkol sa tatay niya, dahil masakit pareho sa amin. Nararamdaman ko, dahil naramdaman ko yun nung iwan ako ni Rafi. How much more yung sarili mong anak. Dugo, di ba? Yung anak. Ang sakit na dinalas ng anak ko, malaki, psychology, emotionally. Kasi malaki. Ako po, tatay po ako, ang pinakamasakit sa akin, sabihin sa akin ng anak ko na nasaan ka nung kailangan kita. Sa statement na ginawa ng anak ko, hindi ay nakalagay doon. Rafi Tulfo was never a father to me. Yan ang nilagay ng anak ko sa DN ng statement niya doon. So, ang nakikita po, kasi parang may interesado po akong part. Sabi niya po, di ba dalawang beses kayo nagkita? Ay, hindi, parang tatlo po ba? Or dalawa? Tatlo. Yung una po, tsaka yung pangalawa, kasi po yung sa kwento nyo na sabi nyo, there's no doubt na anak ko siya dahil kamukha ko siya. Parang ano po ba yung aura or behavior niya o kung paano kayo inaccept nung first time tsaka nung second time? May nagbago po ba or it worsened? Mayroon. Yung first time, dahil excited siya, nakita niya ang anak niya for the first time, kamukha niya, there's no denying. Yung isang mukha nila, ang ngiti, mannerism, lahat, pati kamay, iisa ang sila. Kasi kaharap ko sila, isang mata nilang nakatingin sa akin. For the second time, nung ibalita ako sa kanyang kakasal ang kanyang anak, ayaw pa nga ako papanigyan sa Channel 5 ni Odette. Sabi niya sa akin, sino ka ba? Hindi ka pwede, hindi pwede ka usapin si Serati, sabi niya na hindi raw ako dadaan sa kanya. O sinabi ko kung sino ako, sabi ko, ako lang naman ang asawa niya, sabi ko, legal, may anak kami. Aba, umalis. Ano po sabi niya? Later, sabi niya, Ma'am Julie, doon lang po tayo mag-usap ni Serati sa fourth floor, ganun siya. Second time po yan, first time po. Yun ang sabi ni Odette sa akin nung bumali, kasi ayaw nga niya akong papasukin. Second time. Okay po. Sige po. Second time after so many years. So, nung sa... Yung anak niya. Yung
Very awkward. Very, very awkward. Yung second time po? Nakita ko eh, kasi maano mo, kung malakas yung pakiramdam mo. Nag-chop po kayo? Alam mo. Ah. Oh, ulit po, ulitin niyo po yung sinabi niyo. Alam mo. It's very awkward. Ma'am, nandiyan po kayo? Ma'am Julie? Sabotahin ni Odit. Ma'am, nawala po yata kayo? Line connection issue. Teka lang guys, hintayin natin makakonect ulit si Ma'am Julie. May sumasubo tayo kay Ma'am Julie. Hintayin lang natin ha guys ha. Dahil parang nawala yata si Ma'am Julie. Nawala. Ma'am? You there? Nawala yata. Hintayin lang natin. Nawala si Ma'am Julie. Sabotahin niya. Nabanggit kasi si Odette. Ayan, nawala siya. Baka bumalik po. Hintay lang tayo, guys. So, tingnan natin itong mga habang nakalimil ang gamit HTML. Hintay natin si Ma'am Julie. Kumamit na ng connection sa Toshiba. No. Teka. Ayan, 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 ayan. Ay, no, ma'am, ay, ma'am, ay, 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 sinabotahe daw po kayo ni Odette. Ay, ma'am, may kinukwento niyo po kanina yung ano, yung sa second time sabi niyo awkward. Baka, dinadali tayo kay MVP, ah. Na, pang, mukhang dinadali tayo ng ano ha, globe naman ako. Oo, very awkward kasi, Nawala po ulit kayo. Ayun, nawala kasi, po kayo. Alam mong magkikita mo sa kilos ng isang tao, kung gusto ka niyang makita or hindi. Ay, nawala na naman. Okay, hindi pa, ayun po, narinig pa. Hindi, sige po, tuloy niyo po. Sabi niya po na ano na nakikita niyo sa isang tao kung gusto kang makita o hindi. Okay. So, yun na nga. Kilo nga, makikita mo. Yung second time na yun, alam ko ayaw niya ako makita. Siguro, alam niya, trouble ako. Dahil sa totoo lang, Michael, aminin natin o hindi, aminin ni Rafi o hindi, niya ako sa kanya. Lalamunan. Totoo naman po, tinik kayo sa pangarap kaya, niya. Mahirap kami. Sa mga alam sa mga niya, pangarap niya sa buhay. Mm-hmm. Pero yun nga po, doon din ako interesadong part kasi, na yun. Kasi kung hindi ako... Kasi ano po ba yung... Paano po, yung nagsasama po kayo, parang lumalabas po talaga na marami na siyang pangarap nung simula pa lang eh. Kasi na-sense ko po doon sa pattern niya na pinakasalan po kayo and then niligawin si Ma'am Jocelyn. Siguro po may meron ding advantage kay Ma'am Jocelyn tapos pumunta kay Amos and then bumalik kay Jocelyn and then parang ano po ba to? Sa tingin niyo po ba dahil po to sa pangarap niya? May
kay Kerin eh. Siya ang yung pag-iwan niya kay Jo, nung iwan ako dahil kay Jocelyn, naintindihan ko dahil mayaman si Jocelyn. Dati pa po? And then, anak mayaman siya, let's say. Oh, okay. Yung parents niya may pera. Ngayon, okay. Nung iwan niya si Jocelyn for Amos, para for citizenship, hindi ko na ayun na iniwan niya si Jocelyn para kay Amos. Kasi hindi ko nalaman na ito hanggang hindi ako nag-file ng bigamy. Eh. Okay. Kung sino yung pinakasalan niya doon. Ma'am, nawala ulit kayo. Odette, pagbigyan mo naman kami sa interview na to, Odette. Alaman ko na may pinakasalan siya. Ma'am? Ma'am, nawala po ulit kayo. Nawala ulit si mo. Odette, tawagan mo ang PLDT. Kayo, puntahan mo na lang si Ma'am Julie. Naiisip ko nga tuloy eh. Parang gusto kong puntahan na lang si Ma'am Julie eh. Ma'am? Hintayin natin na. Ayaw talaga po tapusin ng connection si Ma'am Julie. Humingi si Julie ng financial assistance para sa daughter niya, pero parang tumanggi na yata si daughter kasi kung ano-ano na pinagsabi ni Ravi Tulfo against them. Eh, face to face na yan. Para ano, no? Para hindi Ravi Tulfo. Hintayin natin si Ma'am. Wala. Talagang minumulto tayo. Talagang mukhang gumagamit ng impluensya kahit sa internet. Ayun pa, ayan, mali yun. Minumulto tayo. Yan nga po eh. Dun po sa, nandun na po tayo sa ano, sa, pero okay na po ngayon eh. So, dun po tayo sa may part. Lumipat ako ng space. Ah, kaya po, baka siguro sa signal. Baka yung sa akin, oo. Opo. So, dun po tayo sa ano, kasi ang interesado po kasi parang yung nakita natin yung pattern niya. Naki-Amos na po kayo. Sabi niyo mayaman ka mo si Ma'am Jocelyn, anak mayaman. So ngayon yung kay Amos, ano yung reason tungkol sa green card? Right. Kay Amos para maging citizen si America. Di ba noon, yung panahon na yon, kapag pumunta ka ng US, maging US citizen ka or makuha ng green card, it's a big deal, di ba? Mm-hmm, mm-hmm. Back then. So ginawa niya siya stepping stone si sila daw niya Amos para makuha ang green card. And then si American US citizenship. Para saan po? Para lang maging American citizen siya. Yes. Pero ang sabi niya sa akin, kaya ito baka doon po na-recruit ng CIA, de joke lang. Joke lang po. Hindi kasi nung may nakita akong interview ni Rafi kay Davila. Apo. Na nagsama sila ni Jocelyn. Well, nakita ko, nakuha ko yung mga addresses nila nung nag-research ako. Pareho sila ng address, except the same address, except different apartment. The same location. Huh. Okay. Nagsama sila doon, sabi niya ni Jocelyn. Umuwi sila rito kasi isinilang ang unang anak nila ni Jocelyn. It's July 2nd, 1992. Okay.
Hindi siya niya sila nakasal hanggang 93, di ba? Apo. So, ibig sabihin noon, 1992, either nandito pa ako na, kinasal lang medyo 1992 eh, pero October. Mm-hmm. So, nandito siya noon, pero hindi man niya kami nanap. Ngayon, iniwan niya si ni Celedonia. So, nagsama sila ni Jocelyn, and then back here, nagpakasal sila ni Jocelyn. So, mm-hmm. ang tanong ko, may kaibigan ako na siya ang tumulong sa akin, taga-Canada. Si Brenda Kaminsky. Hi, Brenda. Ay, nakita ko nga po yung size sa last time eh. Oo, totoo siya. Number one yung idolo ni Rafi noon yan. Number one. Ay, naku. Ngayon po galit na galit na. Ay, naku. Sinusukan niya. So, ngayon, sabi ko kay Brenda, Bren, sabi ko, kung pinakasalan ni Rafi si Jocelyn dito 1992, bakit dito niya pakakasalan si Jocelyn samantalang nagsama sila sa US? Di ba? Magandang tanong. Mm-hmm. Tama, tama po. Kasi magko-conflict doon sa una. Exactly. Sabi ko, yun, tama. Kung iniwan niya si Celedonia, hindi niya dinivorce. Pinakasalan lang niya si Jocelyn dito. Alam niyang kasal siya sa akin dito. Mm-hmm, mm-hmm. Diba? Complex lahat ang ginawa ni Rafi. Ang mga tulponics hindi maintindihan yan. Kasi ang mga isip nila ano na very sinking na kay Rafi yung mga. Tsaka hindi lang po 'yun eh. Hindi lang po 'yun. Kasi po meron po tayong tradition dito sa Pilipinas na okay lang maraming asawa. Pero gusto lang po natin i-clarify na yung maraming babae na iba yung idea na maraming babae yung isang lalaki at maraming kasal. Magkaiba po 'yun. Exactly. Kaya yun ang kailangan nila maintindihan. Kaya nga, yun ang hindi may ang mga tulponics they will never accept the truth dahil blinded sila kay Rafi dahil nga yes, tumutulong. Po. Kuno, naniniwala po ba kayo na Diyos na buhay po ang turing sa kanya dito? Hindi. Ay, yun ang narinig ko na nag-ano kay Attorney Levine nag-comment yung isa noon eh. Na si Palita po. Diyos na buhay. Oo, oh. Si ano ba yung Palita? Palita, Alfredo. Si Alfredo Palita. Alfredo, si yan. Si kasi nung nakuha ko yung mga papeles kung paano kung kailan dinivorce ni Rafi si Celedonia at kung kailan dinivorce ni anong ang asawa niya si Pua si Rafi the same year the same month na approve 2002 after makuha ni Rafi ang citizenship niya dinivorce niya si Celedonia Amos 2002, December. Akala ko po si Amos po nag-divorce sa kanya. So, siya po pala? Hindi. Si Rafi, after 17 years, kasal na siya kay Jocelyn Pua. Sa akin, no question na kasal siya sa akin from the beginning. Eh. So, yeah. Kasal siya kay, iniwan niya 7 years si Amos, siguro dahil kay Jocelyn. Mm-hmm. So, nagsama sila ni Jocelyn. Tapos, umuwi rito, pinakasal si Jocelyn. Pagkatapos, umuwi sila, nakuha ni Rafi yung citizenship niya 2002, dinivorce niya si Amos, na-approve, naging finalized December 2022. May date pa dyan eh, may papers ako dyan. Mm-hmm. Ngayon si Pua nag-file ng divorce 2002, na-finalized the same time December 2, 2002. Divorce si Rafi sa dalawa niyang asawa. Except sa akin. At the same time po ba yan? At the same time, the same year. Pero dinivorce naintindihan ko po yung kay Amos. Pero hindi ko po naiintindihan kung bakit kailangan mag-divorce kay Jocelyn. Si Jocelyn ang nag-divorce kay Rafi. Siya ang nag-file ng divorce. Oh, siya okay. Actually, nag-file siya ng ano ba yung marriage? Dissolution of marriage. Oh, okay. So, dito po siya nagpakasal. Sa Pilipinas. Okay, pero nagugulan po ako doon sa ano, no? So, balik kayo po muna, nung 5 months kayong buntis, iniwanan kayo, may kidnap pa pong istorya, di ba po? Yeah, the big, siguro, yun ni Rafi, para hindi na ako mananap. Para, but siguro, yun ang, magaling si Rafi, gumawa kasi mga, ano, mga, naniniwala, kasi,
buntis ako noon, nung umuwi ako, nag-away kami dahil tinanong ko siya kung to, yung boss niya, okay, kinukuha ko ang sweldo ni Rafi doon sa boss niya sa Tarlac. Mm-hmm. Kasi siya nasa Isabela, di ba? Ngayon, nung pagkatapos nung nag-away, umuwi ako sa apartment namin, every 2 weeks ang sweldo niya eh, kinukuha ko yung sweldo, siguro November yun. Buntis pa ako. Mm-hmm. Ngayon, sabi ng boss niya, ay, hindi na nagtatrabaho si Rafi, wala na sweldo. Sabi ko, bakit po? Sabi ko, nasa Isabela siya, di ba? Sabi niya, hindi. Julie, sabi niya, kinidnap si Rafi, binugbog, sinakay ng 4 na lalaki sa van. Yun ang huli kong pagkikita ko sa kanya, sabi ng boss niya. So yun na rin po yung basihan niyo kung bakit kayo ng presumptive death after years after. Kasi okay. Mahirap kami dahil sa kahirapan. Hindi kami, I cannot move freely to find or para maghanap dahil kasi financial restraint. Transport. Yeah. Yes. So hinahanap ko kung sumulat ako kay Ramon, naka-address sa Western Police District, WPD. Doon siya kumukuha ng mga istorya kasi nung panahon ni during Marcos time. Mm-hmm. Ngayon, bumalik yung sulat ko, open man, hindi ko alam kung hindi natanggap ni Ben, obviously. Ngayon, pumunta ako, siguro ang anak ko mga almost 2 years old. Naglalakad na kasi siya, pero maliit pa siya. Doon sa tita niyang kung saan kami tumira noon, nagtatrabaho siya sa Manila, sa Guadalupe. Pumunta ako doon, tinatanong ko kung may balita sila kay Rafi. Siyempre, mga tulpong mga nandoon sa isang compound. Sabi ni Tita Corazon, wala daw siyang balita kay Rafi, hindi niya alam kung saan. So, siyempre, deadlock ako, di ba? Si Ramon, sa WPD siya nagtatrabaho, hindi mo naman alam oras kung kailan siya naroon. Dinala ko ni Rafi sa bahay nila minsan, pero hindi ko naman alam exactly kung saan ang address, wala akong address. Ngayon, ang nanay nila, mga kapatid, mga scatter ang mga kapatid niya. Ang parents niya nasa Palawan. Ngayon, mayroon dito, mayroon doon. Kaya, saan ko siya hanapin? Katulad na sabi ko, panggatas nga ng anak ko, wala. Pamasahe pa kaya. Alin ang unahin ko, di ba? Panggatas muna, siyempre. Yes. So after those years na, 7.5 years na nawawala si Rafi, namit ko yung Amerikano. Ngayon, nagyayang pakasal, sinabi ko sa kanya, totoo, wala tayong divorce. So sabi ay, niya, batiin ko na rin po yung asawa niyo ng Happy Father's Day. Kasi siya po yung tumayong anak, tatay na ano eh. Pero hindi ko babatiin yung tunay. Sige, matuloy. Thank you. Sigurado ko may appreciate niya yun. Ako, I'm very, very humble na inano mo ako sa show mo, na sa channel mo, na ginas mo ako para the pleasure is very mine. Oo. Kasi, syempre, yung mga tao, natutulog kasi dahil maraming tao na ayaw kunin ang totoong istorya sa buhay ni Rafi. Yun nga po. Main media ayaw pick-upin dahil takot sila kay Rafi, mabasang sila. May ang mahirap kasi sa atin, mga Pilipino, kung sino meron, kung sino yung mayaman, kung sino yung sikat, takot tayo sa kanila dahil may impluensya sila. Hindi sila katulad sa ibang bansa na who cares kung sino ka, kung politician ka, yung totoo, ilalabas nila. Yun ang totoo. Sa atin hindi eh. The man si who can't be moved. Exactly. Iisipin mo, nag-file kami ng case from the beginning. Nung mag-file siya ng COC, first week of this October, nag-file kami the second week pa ng October. Kailan ang ano natin? Kailan ang butuhan yun? May, di ba? May 9. Ano pa yun? Second week ng October, nag-file na kami ng kaso namin para sa disqualification niya. Talagang dinelay. Si Comelec, sila, marami silang dapat ipaliwanag. Sila ang dapat magpaliwanag sa tao kung bakit nila hindi nila ito pinursu kagad na mabilis. Oo, pinagtuunan ng pansin kasi
mayroong mga grounds eh. Marami. Yung libel nandoon na, antimanan yung libel nakalagay doon eh. Kaya lang, mayroon yung American citizenship, nandoon din yun sa filing namin nga po, from pala, the beginning. Hanggang ngayon po ba, yung citizenship niya sa pagiging American citizen is still active? I don't know it. mukhang I touched something. I'm sorry. Sa totoo lang, alam mo sinabi sa akin nung second time na nakita ko, I only travel with the blue passport. Yan ang sinabi sa akin. Ano ang blue passport? Huh. At saka sa birth certificate ng kanyang anak, nandiyan ang, ano, ang number ng passport niya, kung kailan niya na-obtain. Yun ay Philippine document. O, di ba? Mukhang delikado yun, ah. Well, atras po muna tayo ulit. Michael, sa totoo lang, ang sinasabi nila ako, sinisiraan ko si Rafi, hindi ako marunong manira, Michael, sa totoo lang. Halata ang sinasabi ko, totoo, at saka may papel ako. Katunayan kung ano ang sinasabi ko. Hindi ko sasabihin kung hindi totoo dahil takot tayo dyan, baka makulong tayo, di ba? Yeah, siyempre po. Kailangan may papel ka eh. Siyempre. Meron ako. Katibayan ko lahat. Naka-sport still pa mga papel ko. So, ang lumalabas po pala dito is hindi pinagtuunan ng pansin. Parang they look the other way kasi ando naman lahat ng grounds to actually hindi matuloy yon. Pero dahil siguro matunog yung pangalan niya and then siguro there are people behind him. But maybe that's why. Maraming nag-pile up doon sa likod niya. Pero I think this is, ito yung buong point ni Rafi Tulfo, ni Senator Rafi Tulfo, simula pa nung iniwang kayo. Kasi meron siyang pangarap na ganito simula sa pool. I think, kasi meron siyang gantong, ano po ba yung, ganito po, nung kayo po yung magkasama, ano po ba yung moral conviction niya simula sa pool? Kasi, para po malaman natin kung may nagbago po ba, or meron siyang pinaglaban dati, there must be something na pinaglaban siya dati kasi radio announcer siya. Magaling siya sa DJ, alam ko yan, kasi maraming umahanga sa kanya, karamihan mga babae, di ba? Kasi bata siya, guwapo, ganun. Kaya niya nakuha si Jocelyn, pumunta daw sa radio station, ganun, palakad-lakad. Kindat-kindat. So anyway, kasi siya mismo nagsabi niya, kaya hindi ko alam lahat yan. Siya kasi, yung mga interview niya, lumalabas yung totoo, kasi kuminsan din niya na napapansin na kasal siya sa dito, yung tunay na kasal. Kaya yung bibig niya, kapag lumabas, nung sabihin niya kung paano nakilala si Jocelyn, ganyan, 23 years old ako, blah, blah, blah. Siya rin naglagag sa sarili niya. siya rin. Kung paano niya sila nagsama ni Jocelyn sa US, pumunta rito, nagpakasal, siya rin. Hindi ko lahat alam niya, siya rin. Diyan sa mga segment niya. So anyway, ang problema kay Rafi, yung bibig niya, kapag binuksan niya, hindi na niya alam kung ano sinasabi niya. Ah, alam po ng Kuwait yan. Oo, yung mga kasinungalingan niya, lumalabas. Kasi nga, dahil yun ang totoo, lumalabas, di ba? Yan nga po. Kasi dahil po, kapag di mo iniisip yung sinasabi mo, yung totoo talaga automatic na lumalabas eh. Kaya, ganun yun ang nga, nahuhuli rin siya sa sarili niyang bibig. Oo, kasi katulad yung araw na yun na, hindi ko siya pinapanood sa totoo. Kaya nga sabi niya sa isang testamento niya sa statement niya nung nag-file ako ng bigami. What is she? She's living under the rocks. Sabi niya, hindi ko raw alam na sikat siya. Ito ang tanong ko kayo, or sorry, Michael. Mike. Bakit ko hahanapin siya samantalang iniwan kami? Bakit ko siya panonoorin samantalang wala siyang kwentang ama, wala siyang kwentang asawa? Bakit ko siya panonoorin para ano, kasal ako sa kanya? Hindi. Kasi nga, wala siyang ginawa para sa aming mag-ina. Kaya sa akin, wala talaga akong pakialam kung sino siya dahil talagang hindi siya tumayo bilang ama at asawa sa aming dalawang kanyang walking hypocrisy siya ang tingin mo sa kanya. Walking hypocrisy ang tingin niyo sa kanya. No honor. Hindi lang 'yon. No, 'yon. No honor. Wala. Walang isang salita. Pero kung kasi lumalabas sa program niya na parang I'm a man of my word na if I say it, I will do it, something like that. Ganun yung pinapakita niya sa mga tao eh. Pero sa sarili mong pamilya, hindi yung magawa. Well, I think binansagan siya ng mga tao.
isang example ng isang umahanga sa kanyang lubusan, si Carolina, na binas din pala ako nung sabihin ako ni Rapi na nag-extort ako. Pero nag-apologize siya sa akin. May mga tao na nag-apologize sa akin after malaman nila yung totoo. Yun, malaking bagay na sa akin na at least na-accept nala na nagkamali sila. Nung makita daw niya si Rapi magsalita, tumutulong sa mga single moms, yung mga babaerong lalaki, hindi nagbabayad ng child support, di ba, ganyan? Yan ang kanyang ano, yan ang kanyang pinaglalaban, marketing. Diba? Ayun ang marketing point niya. Yung sabi niya na, ano ba yung hashtag niya, kakampi ko mga naapi, di ba? Mm-hmm. Pero sasabihin mong kakampi ko mga naapi samantalang sariling pamilya mo, inapi mo. Kaya po siguro ano pinal, kaya po siguro pinalta niya yun dahil sa inyo eh. Kasi ngayon po, ang motto niya na ngayon ay kakampi siya ng mahihirap, hindi niya ng naapi. Kasi, mahihirap. Hindi. Kapos palad, pobre, mahihirap, sawing palad. Ano pa ba yung maraming mahirap card na kanyang sasabihin every time bumuka yung bibig niya, kasama yun. Yung Tulfo brand of justice. Niya. Oh, sarili pamilya niya, hindi man niya tinulungan kahit minsan. So, ang ibig niyo po ba sabihin, simula po nung kinasal kayo at nagkasama kayo hanggang ngayon, same Rafi Tulfo yung pinag-uusapan natin, like sa ugali, sa moral principle niya. And this, kasi parang sinasabi niyo napakasinungaling, parang ganun. Iba pa, nag-worsen ba to? Nag-worsen ngayon na ano siya? Nag-worsen siya ngayon na marami na siyang pera at saka ano, senador na siya, sumikat siya. Yeah. So nag-ano siya, nag-iba. Lalo siyang yumabang. Ayun, lalo siyang naging mayabang. Lalo siyang naging hipokrito. Kasi ganun nga daw po, 'di ba? Kapag ka nilagyan mo daw po ng pera ang isang tao, mamamultiply kung ano 'yung nasa puso niya. So it diba? Means na magnify lang. Totoo, kasi alam mo ang pera na hanap natin yan, 'di ba? Yeah. Ako, pinalaki kami ng parents ko kahit na mahirap kami, yung mga respetado kami, yung mga prinsipyo ganyan, isang salita ay hindi ko sasabihin kung hindi ko gagawin. Sa totoo lang, hindi ako marunong mag-promise, kahit minsan hindi ako nag-promise kasi takot akong masira yun eh. Kasi mahalaga sa akin yung salita ng isang tao. Pero si Rapi, minunguya na lang niya yung mga kasinungalingan niya, hindi na left and right na yung mga lumalabas. Tapos hindi naman niya tatayuan yung mga sinabi niya, di ba? Yeah. Tatalikuran niya. Lagi niyang tinatalikuran, iniiwan. Hindi naman niya sinusolve. Oh, nagkikreate siya ng problema, tapos who cares kung sino man sa ginawa niya. Isa po ang sa pinaka-concerning part is, katulad po rin sinabi niyo, kasi alam ko ang hinihiling niyo lang naman po is apology from him. Sincerely, of yes. course. Hindi yung yes. salita lang. Kasi yes. dun po natin makikita na yung person is actually a good person. Kasi see, repentant yung heart niya, nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niya, and then humingi siya ng apology. Nag-apology siya. Nung makita ko siya after 14 and a half years for the first time, China 4, nung ipagkilala ko ang kanyang anak, I was hoping mag-apologize siya noon sa mga ginawa niyang sa amin, ng kanyang anak, pag-iwan sa akin, walang pagsuporta. I was hoping. Deep down, gusto kong marinig yun sa kanya. Julius, pasensya ka na. Siguro, yun nga po, marami akong pagkakamali. Na alam mo, siguro babawi ako kahit sa anak lang natin. Di ba? Ang sarap sana pakinggan, di ba? Yeah. Pero tsaka, ayun po ay sign ng change man. Na parang you actually deserve to be there sa taas. Yan yung position niya. Na-meet niya ang asawa ko nung may problema kasi kami noon na legal matters. I was hoping lumapit pa ako sa kanya para tulungan. Sa totoo lang, hindi, wala naman siya. Katulad na sabi ko, hindi naman niya tinutulungan lahat. So, na-meet niya ang asawa ko for the first time. Pero inihintay kong magpasalamat siya sa asawa ko sa ginawa niya sa anak namin. Anak niya. Yes, of course. Wala. Ang kapal ng mukha, wala. So, ang ibig niyo po sabihin, walang time
kahit saan in the past and current, wala kayong nakita na sign of na nakukonsensya sa lahat ng ginawa niya sa iyo, sa anak niya, and then being appreciative do sa effort na ni-replace siya. Like for example, yung asawa niyo, na parang dapat he should be thankful for it. He should have, because hindi siya nagbigay kahit isang singkunduling sa akin para sa anak niya. Although siguro binigyan niya ng pan-shopping anak niya nung nagbakasyon kami rito minsan para makapag-check siya, walang istorbo, gano'n. parang anong tawag doon, yung suhol ba? Diba? Pero katulad ng sabi ko, ang buhay, napaka-iksi ng buhay ngayon, diba? Ang ginawa niya sa, especially sa anak niya, sa akin, hindi na yun na, no, kasi ang nakita ko ay Rapi, wala siyang remorse sa mga ginawa niya sa aming mag-ina. Yun nga po eh. Yun nga po yung gusto ko malaman, wala. Kung meron nga ba. Wala. Kasi iisipin mo, nung sirain na ako niya ako sa national television, sino ako? Kasal kami, may anak kami. Ina ako ng kanyang anak. Pero nagawa niya akong sirain sa national TV para lang mapagtakpan ang sarili niyang pagkakamali na kanyang ginawa. Instead na aminin niya ang totoo para lahat ng mga taong bayan, lalo siyang mahalin. Tama po yun, tama po. Siya, in-accept niya. Hindi, siniraan pa niya ako. Binaliktad niya lahat. Ako pang masama. Akong nag-iwan sa kanya. Para po siguro, naiisip niya na kapintasan yun sa isang lalaki, no? Yung umamin po ng pagkakamali. Well, tao tayo, na alam naman ng tao nagkakamali ka, pero sa kanya po yata, hindi siya pwede magkamali eh. Parang, dahil because of the pride. I think he thinks he's too big for it, no? Yung parang wala siyang nagagawang pagkakamali. Kaya, instead na, kung minsan tayo, kahit lahat ng tao nagkakamali. Yeah. Pag nagkamali ako, I'll try not to do it again kasi ang hirap mag-apologize. Exactly po, mahirap po sobra. Ako, mahirap. Oo, totoo. Hiyang-hiya nga po ako rin sa inyo eh. Hindi. Iba yun. Kasi katulad na sabi ko, lahat tayo nagkakamali. Apo. Pero accept your mistake and apologize. You know, yun lang naman. Kasi mabilis yun eh. Apo. Magtitiwala pa ako sa iyo dahil na-accept mo yung pagkakamali mo. Pero hindi ka magkakamali tapos walang excuse, walang ano, walang apology. Lalong mahirap yun. Sino pang magtitiwala sa iyo? Wala na. Si Rapid po ganyan siya. Yan nga po eh. Parang never po ba siya nag-sorry sa'yo? As in ever, kahit na magkasama kayo? Wala akong natanda nag-sorry siya sa akin. Kahit na yung na-pasyal. Kahit yung kulang. Kwento nyo nga po yun. Natulog siya. Kasi yun nga, maniniwala ka, alam niya kung saan siya napasa out sa likod na ng pinto. Ikaw ano ba naman napasa out? Alam pa kung saan ka mapapasa out, di ba? Tsaka walang nakakita sa inyo. Walang nakakita sa iyo. Malamang, pasa out kayo. Hindi mo alam yun. Oo nga. Paano mo ikukwento yun? Umalis siya after nung ano niya. Hindi niya alam kasi galing, nung sabihin kong galing ako doon, ay, hindi, sabi niya na pasa daw sa likod ako ng pinto, walang nakakita sa akin. Paano niya nalaman na walang nakakita sa kanya? Napapasa out siya, di ba? So simula sa pool po talaga, mahilig na siyang gumawa ng istorya. Sino nga? Alam, mayroon akong there's a time na siguro 2 times, 3 times, kahit yung, before yung nakasal kami, may ginawa na siya, pero siyempre, isipin mo magbabago sa lalaki, di ba? Pero hindi siguro. Kasi, tignan mo ang track record niya. Iniwan ako for Jocelyn. Iniwan niya si Jocelyn for Celadonia. Balik siya kay Celadonia, kay Jocelyn. Tapos, meron siyang Lizelle. Meron pa siyang ibang more than Lizelle. Meron pa siyang iba. Kasi namit ng anak ko daw, dalawa yung naging babae niya na pinakilala ni Rafi. Iba pa po yun. Iba yun. Yung may anak sila, tapos mayroon pang isa na pinakilala niya sa anak namin. I mean, hindi mo pinalaki ang anak mo, namit mo lang siya, nakita mo lang ang anak mo every 2 years. Imbis na umiwas tapos, ka, imbis na iiwas mo makita ng anak mo yun, ginamit mo pa. Ginamit mo pa ang anak mo para excuses na, no? Ano bang klaseng ama yan?
Anong klaseng tao na lang eh? Kasi napaka ay. I-clarify lang din po natin, no, yung pinag-uusapan namin dito is hindi lang basta babae, nang babae, yung lalaking babaero, hindi ito yun. Kasal tong mga to. Kinasal siya sa mga to. So, yes. Yun lang siguro yung maintindihan, kailangan maintindihan ng Tulfo Natics. All at the same time, kasal. Ang tatlo to. So, ngayon po, yung kay Ma'am Jocelyn po, no, interesado po ako, malapit na po tayo at alam ko gusto niyo isang oras lang. Okay. So may question may mga, po kay Ma'am Jocelyn. May mga papers ako rito, Michael. Ito, kay Celedonia Amos, marriage March 30, 1985, kay Rafi, in Reno, Nevada, no known children, wala silang anak. A civil case was filed against Celedonia Tulfo on July 8, 2002. Rafi Tulfo was seeking a declaration for default or uncontested dissolution against Celedonia Tulfo. The attorney for Rafi Tulfo was Rodel E. Rodis, the same lawyer that represented Jocelyn F. Fernandez Pua in her civil case against Rafael T. Tulfo during the same time period. The marriage was dissolved by dissolution in a Contra Costa County, California court on December 17, 2002, case number MSD02-00310. Met Tulfo in 1983 as evidenced by campaign speech for Pua. Married Tulfo twice, once on June 24, my birthday, 1993, and again on January 20, 1995. Two children, Marcel Tulfo, born July 2, 1992, and Ralph Tulfo, born July 12, 1996. Filed a civil case against Rafael T. Tulfo on March 21, 2002 in the San Francisco Superior Court, California, case number FD10275059. Pua was seeking petition for dissolution with children against Rafael Tulfo. A nullity judgment was rendered and entered in the docket as a dissolution of marriage on December 30, 2002. Pua was represented by Rodel E. Rodis during this proceeding. It is not known if they remarried in the United States. Mother of Tulfo's illegitimate child. The child was born on May 8, 2006. May picture ako sila sa kanilang tatlo. So Tulfo ties to four women. Julie Lee Tulfo, married October 1982, present. Celedonia Amos, married March 1985 to December 17, 2002. Jocelyn Fernandez Pua Tulfo, marriages June 1993 and January 1995, December 30, 2002. Annalisel Tolentino Tarakatak, mother of Tulfo's wag na natin sabihin hindi sila kasal, and born May 8, 2006. Ay, hindi po sila kasal? So, yung pangapat hindi, si yung Tolentino, si Lisel, hindi sila. Okay. So, ang mga ginamit na pangalan ni Rafi, Rafael T. Tulfo, aka Rafael T. Shiva Tulfo, aka Rafi Tulfo, aka Rafael Tanco Tulfo, aka Idol Rafi. Tatlong birthplace niya, date place of birth, December 1960, Quezon City, Philippines. October 15, 1955, Quezon City, Philippines. March 12, 1960, Davao City, Philippines. May question po ako, ma'am. Important mga document na... Nakapag-inquire po ba kayo? Ang sabi niyo po, nabanggit niyo po, tama po, na iisa yung lawyer na sa divorce ni Sir Rafi Tulfo kay Celedonia, at saka yung yung lawyer ni Ma'am Jocelyn sa divorce sila kay Rafi Tulfo. Yeah, huh? Iisa. Rodel, bakit po eh. Kaya? Kasi siguro walang attorney yata si Jocelyn. So, ang nakuha niya si Rodel Rodis. Filipino lawyer siya eh. Hindi po pero kaya may reason kung bakit? Kasi hindi ko pa maintindihan yung divorce nila ng sabay ni Celedonia. So ngayon po, sinasabi niya po, di ba, parehas po sila di-reverse at the same time. So ngayon, tas parehas yung lawyer, maraming too many coincidences. Parang ano yung reason kung bakit intended na i-divorce si Rafi Tulfo ni
Jocelyn. Jocelyn Pua. Di ba interesting? Para mag-stop ang pag... Siguro para mag-stop ang pag... pag-checks niya, dinivorce niya. Pero divorce sila. Final divorce nila sa US. Tapos dito po sila kinasal. Pero hindi pa rin po ginamit yung Toshiba. Kasi hindi siguro pwedeng gamitin yung Toshiba. Ganun po ba? Hindi ko maintindihan yun eh. Parang pinaking niya harap-harapan si Jocelyn. Parang pumayag si Ma'am Jocelyn. Oo, kasi dalawang marriages eh. Yung birthday lang niya iba eh, di ba? Yun nga eh. Tapos, ang hindi ko maintindihan, bakit? Kasi ako palagay ko ang citizenship ni Rafi, US citizen siya, tangkong nakalagay. Kasi yun ang kasal niya kay, ano yun, kay Celedo niya, yun ang pangalan ginamit niya. Kaya yun ang binigay niya sa anak niya, sa yung bunso niyang anak na babae. Oh, okay. Yung American citizen is tangko, tapos yung Toshiba is yun yung kasal sa inyo. Yes. Ito yung senator. Mm-hmm. Same as one of the same. Tangko and Toshiba is the same. Pero po, ang lumalabas same dito, person. alam nyo naman po si Idol, eh, maraming palusot yan, syempre. Syempre lulusot yan. Pero ang interesting part po dun is, pumayag po si Ma'am Jocelyn na ikasal siya kay Senator Rafi Tulfo. Maybe the reason is, alam niya kasi, tama nga po kayo, nung 5 months pa lang kayong buntis, is nililigawan siya ni Senator Rafi Tulfo. And then, pumayag siya at alam niya for a fact na kasal si Rafi Tulfo, kaya okay lang sa kanya na iba yung middle. Tama po ba? Make sense po sa inyo yun? Alam mo, sa marriage certificate nila, hindi nakalakay na Toshiba or Nortanko eh. Ang nakalakay, T. T. Yung sa pangalawa pong kasal, tama po? Mm-hmm. Yung sa una po? Tanko. Ah, kaya siguro nagkasal ng pangalawa para sa to be safe maging T. Mm-hmm. Kasi tulfo, Tanko. So hindi, pero hindi, birthday, hindi siya pumayag. Okay. Okay po. Pumayag kasi... second marriage nila, yung birthday lang ni Rafi, October na eh. Ang birthday niya, March eh. So, bakit as a wife, for the second time around, gagamitin mo yung October 15 samantalang nagse-celebrate sila ng birthday ni Rafi, March 12 every year? Dahil March 12, 1960 si Rafi. Kasi diba sa kasal niya kay Celedonia, gumamit siya ng October. Tapos yung divorce na ginawa niya sa amin, fraud. Anyway, under American law, sa ginawa ni Rafi na fraudulent divorce pala, walang kwenta yon. Kasal pa rin siya sa akin sa states tsaka dito. Mm-hmm. Dahil fraudulent pala yon. Kasi po, naging tatlo po yung anak niyo dun eh, no? Ng US. Apat, tatlo yata. Naging tatlong anak namin. Yung pang-apat wala doon eh. Yung original wala. Oo. Nung pakasalan ako doon, 15 years old lang ako, kaya nagkaganoon. O, isipin mo, pinasal daw kami, 1977. Oo, yun yung dinayang edad na 15 years old. Kinasal kayo na 15 years old kayo. Pero yung original nyo, bakit, may question pa ako doon sa kasal nyo, no? Kasi kung darating din po sa ganito, ang hindi ko maintindihan, bakit pa kayo pinakasalan? Hindi ko maintindihan yung point niya. O baka nakita niya na mas may future siya kay Jocelyn? Kay Ma'am Jocelyn? Yan, siguro. Bakit ako pinakasalan? Alam mo, nung medyo bata-bata ako, marami nang liligaw sa akin. Alam ko, hindi naman ako maganda. Pero totoo, marami nang liligaw sa akin. Siguro, naduling siya sa akin dahil sabi nga ng biyanan ko, na-meet ko ang biyanan ko minsan. Pumunta siya doon sa Campo Crame kay General Aguirre, yung asawa niya, no? Ano pang pangalan ng kapatid niya? Kapatid ni ano ni Caridad Tulfo. Alam mo, sabi sa akin, no, nung biyanan ko, nung first time ko siya mamit, tinignan niya ako, sabi niya, hindi ka kagandahan, sabi niya. Pero siguro may nakita yung special sa iyong anak ko, kaya ka pinakasalan. O, tignan mo naman siya, no? Sabihin pa niya sa akin, insultuhin pa niya ako. So, ibig po sabihin, talagang legit na gusto kanyang pakasalan ng moment na yon. Kasal na kami noon nung namit ko ang mother niya. Oh, okay. So, ngayon, siguro ko... nakita niya po na siguro nahihirapan siya financially. Tapos, I mean, okay lang siguro na isipin mo yun, pero Michael, iwanan mo?
Okay, balik tayo doon sa nag-extort ako ng pera sa kanya, sinabi niya ikaw siya kaya iniwan ko, di ba? Yeah, yun nga po. Diba sabi niyan? Struggling okay, journalist. Gusto kong iset ko yung ano, yung kwento dito yung straight, no, yung totoo. Hindi kami naghihikaw si Rafi, although hindi kami rich. Hindi kami may perang sumusobra sa sweldo niya. Ang commercial niya malaki. Hindi ko nakukuha ang commercial niya. Kaya nung nasa Isabela siya, nag-spend siya ng pera every night with the mayor between 1,300 to 1,800. In 1983. That's a lot of money. Wow. Yes, so it hindi is. Hindi kami naghihikahos. Ang sweldo niya dumatapos sa akin, buong sweldo yan. Walang sinkong dumatapos sa kamay ko pagdating sa commercial sa kanya. Yan ang tinapon niya sa Isabela noon during ano na iniwan ako. So kaya sinasabi mong nakita ng nanay niya naghihikaw si Rapin, kaya siguro eto ang tanong natin, paano na afford ni Rapin bumili ng ticket papunta sa US para pakasalan si Celedonia Amos? Sino ang tumulong sa kanya? Imposible si Ma'am Jocelyn. Siguro hindi siya. Kasi hindi siya pakakasalan eh. Iiwan nga siya, di ba? Iiwan nga siya eh. Oh. Pero siguro nakikip, siguro pumuwi si Rafi, pumunta ng Isabela para they keep in touch. Kaya nga nakapunta ng States si Jocelyn. Pagdating doon, nagsama sila, ganon. Possible din po kaya na yung tungkol, after po nung kwento sa kidnapan, yung kidnapan na narrative niya, tapos after po nung umalis siya, pumunta siya ng US, di ba po? Alam mo, yung kailangan panoorin mo yun. Yung title ng segment ni Rafi, Kawayan ni Isabela, doon niya pinagmalaki kung paano niya nanit, bago delete ni Rafi, baka nanonood, di-delete na niya ito ngayon. Bago, kinuwento niya doon kung paano niya niligawan at nakilala si Jocelyn. At kinuwento din niya doon, kaya hindi ko alam kung kailan siya pumunta ng US eh, na Christmas, si Jocelyn, nagtatapon siya ng bato sa bintana ng registration kung saan nakatira si Rafi para magsimba sila ng gabi. So, okay. Ibig sabihin noon, nung sabihin sa akin ni Mr. Biduya, yung boss ni Rafi, na kung saan kumukuha ng sweldo na wala si Rafi, dahil kung hindi ako nakakamali, it was October or November yon na sabihin sa akin ni Mr. Biduya na nawawala, na kinuha nga si Rafi ng mga tao. Mm-hmm. Eh nandito pa pala siya ng December eh. Dahil nagsisimba pa sila ng gabi ni Jocelyn. Kaya si Rafi hindi siya naghihikahos. Nagtatapon siya ng pera para siguro ma-impress yung mayor doon. Oh, si Jocelyn din kasi anak mayaman ka mo. Si Jocelyn din or anak mayaman. Pero ang pinagtatako ko all these years ago, paano siya nakarating ng US? Sino ang tumulong sa kanya? At sino ang nag-sign sa divorce, sa application by divorce decree? Kasi nung mga during interview ko, mayroong nag-comment, haba ng comment niya. Under US law pala, pag may dinidivorce ka, ang court nila, padadalahan ka nila ng yung divorce paper para i-sign mo. Mm-hmm. At least for the next 6 months yata yun. Ngayon, hindi ko pa nakuha yun na Michael. Nakuha pa lang noon yung application of marriage, yung marriage certificate nila ni Celedonia. Mm. But not hindi yun. So sabi ko, ba meron pa lang ganun? Sabi ko, kasi yun pala yun sa divorce. Kailangan mayroong, katulad ko, mayroon akong authorization para accept ko yung divorce para ma-divorce siya. Wala akong nakuha noon. So, tumawag ako sa Nevada kung saan sila nagpakasal. Sorry, kung saan ako dinivorce. Sabi ko, kailangan ko yung application na divorce paper na sinign ko. Kasi saka sino yung pumirma? Oo. Tapos, binigyan ako ng code. I have 12 hours para ma-access ko yung mga documents. So, nakuha ko. Maniwala ka't hindi, nakasign Julie Lugtutulpo.
kung saan pinadala ni Rafi, hindi sa Philippines Tarlac or sa, hindi sa Concepcion Tarlac. Pinadala ni Rafi sa Davao City. May magaling sa akin doon. Magaling talaga pala si Idol. Si Idol Rafi. Magaling pala talaga. Mas magaling ako dahil nasa lahat. Oh, yun nga, nakuha diba? Mo yun eh. Hindi niya lahat naitago yung tracks. Nandiyan. Naka-postil. Nakuha ko. Pinapostil ko kasi para magano dito. Pero ma'am, kailan po yung huling interview mo bukod dito? Kailan po yung huli? Hindi ko na matandaan. Kay Brenda, ako nag-ano noon, nag-interview. Or nagkwentuhan lang kami. Mga last year po ba yun? Parang ganon? Parang ganon. Siguro mga beginning of the year. Ngayon po, syempre po, importante nung naging senator si Rafi Tulfo, no? Pero po ngayon, mas malaki po yung laban nyo kasi may pagkakataon na maging presidente siya. Alam nyo naman po siguro yun, no? May mga Tulfonautics na nagsisigawan sila Rafi for president. Siguro nahihilo silang lahat, no? Gusto, hindi sila maawa sa Pilipinas. Naghihirap na nga ang Pilipinas. Maglalagay pa sila ng isang ganyan sa ano, na walang ano, delikadesa. Kaya po siguro lalo pong tumaas din yung, in a sense, yung responsibility nyo. Dahil papunta po siya ng presidente. Ngayon, syempre po, hindi po kayo pwedeng tumigil basta-basta for the nation. Ay, alam mo, totoo yan, Michael. Sa tulong ni Atty. Libayan, hopefully, ma-reach namin yung goal namin. Kasi, okay, ang COMELEC, malaki ang kanyang, dapat niyang i-explica yan sa mga taong bayan kung bakit nagkaganito, di ba? Kung bakit na nagkaganito. Pero, ang sasabihin ko, bakit mo papayagan, nakikita mo mga evidence, ang sabi ni Atty. Libayan, mayroon sila yung yung may power sila para kahit na walang mag-file, sila mismo tatanggalin, di ba? Ano tawag doon? Morto propio. Okay, nag-file ako. Kasi daw yung mga tinanggal dahil sama-sama daw yung kasing mga ang mga yung mga case. Dapat daw pa isa-isa separate ganon. Eh kasi yung lawyer na yung before Atty. Libayan, pinagsama-sama yung lahat yun. Pero nandiyan lahat ang ebidensya. Yung pagiging American citizen niya, yung libel conviction niya, yung marriage na ginawa niya, nandiyan! Lahat. Bakit lahat. Ang COMELEC dininay ang mga yan? Diba? Yun nga po eh. Kaya po lalong tumaas ang, in a sense, part ng responsibility niyo kasi alam natin na malaking bato yung inaharap natin. Kasi po, unang-una, presidente po ng Pilipinas, that's something else. Saan kaya pupunta ang Pilipinas noon? Yun po. No? Yun po. Kaya, ang mga tao katulad ang lagi pinaglalaban ni Atty. Libayan, sa critical thinking, alam mo kanina may bisita ako, kinukwento ko yan, si Rafi, hindi pagbibigyan ng support. Sabi niya, pero marami siya natutulungan. Oo, sabi nila, marami. Pero bakit hindi niya tinulungan mag-iisa niyang anak na legal? Sabi ko, nung humingi ng tulong, kahit 5. Hindi kasi mag-viral. Pamilya muna. Sabi niya, dapat pamilya muna bago iba. Sabi noon, nung bisita ko. Pero alam mo, nakukwento ako. Dito mapapansin mo kasi ang mga tao eh, kung nagkakaroon sila ng critical thinking pagkausap mo. Habang may kinukwento ka, parang wala lang. Sabi ko, nag-stop na lang ako. Sabi ko, hindi niya ma-absorb ang ano ng, yung kwento ba, yung issue, yung real problem. Oo, yung problema doon. So sabi ko, wala, magsalita man ako maghapon, wala, hindi ako maririnig. Yun po yung tinatry namin gawin sa ngayon dahil marami po kasing mga nasa baba na syempre po busy sila sa survival. Ngayon syempre wala silang panahon to actually think about things. Pero tinatry naman na po namin yung best namin to actually maabot sila. Para kasi yun yung weapon natin eh.
yun yung weapon natin to, para this absurdity eh. Yun na nga, kaya natutuwa ako basta may bagong dumarating na mga kakampi natin. Natutuwa ako, sabi ko, isa na naman ang gising. Or, kasi the more na may na-a-add, the more na may na-reach sila. Kasi kung minsan yung mga ano ninyo, mga audience na iba-iba, di ba? Yep. So, the more na kapag may nagigising ilan kayo, bawat isa may magising na isang araw, padami na, okay, ibig sabihin nun, you know, you're going to the right track na ano direction para yeah. Well, siguro si Attorney Libayan, alam natin ang kanyang ano ang goal. At totoo, ako naniniwala ako sa mga pinaglalaban niya. Kaya ang mga disappointed ni Attorney Libayan, yung pain. Alam ko, mahirap at saka kayo na yung mga tao ayaw mabuksan ito po, yung ma'am. Isip nila. Newly converted po yan. Si Binards. Talaga? Hi, Binards. Newly converted talaga. Po yan. Kaya po, masaya po yung ganyan kasi ang sinasabi ko nga po lagi, we don't make vloggers here. We make soldiers. Yeah. Kasi yun ang dapat eh. Kasi yung karamihan kasi sa ating walang common sense. Kung minsan, katulad ng sabi ko, makikita mo sa isang tao kilos niya pagkausap mo. Ako, magaling ako yung kilos ng isang tao kung mabait or kung sinungaling, kung mayabang or ano, nasa kilos, ang asawa ko, ano siya, federal agent sa military. Yes, yes. May kinuwento sa akin siya noon na yon, isang kasamahan niya, yung asawa, pinagsisaksak, pinatay dito sa Clark. Sabi ko sa kanya, siguro yung asawa niya nagpapatay. Sabi niya, ba't niya papatay yung asawa niya? Sabi niya, wala naman daw, walang nanakawan, ganon-ganon. Pero alam mo, after 2 weeks, yung asawa ang nagpapatay. Sabi niya, paano mo nalaman? Sabi niya, hindi mo pa nga na-meet yung tao, sinabi ko lang sa'yo na, kasi sabi ko, anong reason na mamamatay yung babae, pinagsasaksak mo, hindi ninakawan. Eh di pinapatay ng asawa. Sabi niya, paano mo nga nalalaman yun? Sabi niya. Sa state, yung mga kaibigan, sasabihin ko ganyan, tapos ayaw maniwala. Tapos sasabihin niya, alam mo, di ba sinabi ko? Sabi niya, paano mo alam yan? Yung nasisense ko sa tao eh. Alam mo, nasisense ko yung kayabangan ng tao, yung mga sinasabi kung hindi totoo, gano'n. Nasisense ko yun, ewan ko kung bakit. Malakas ang ano ko sa mga... Intuition, ganyan. Kaya kahit mga kaibigan ko, ilan lang kasi pili. Dahil tayong mga Pilipino, mayayabang tayo, di ba? Lalo na pag nasa ibang bansa ka na. Payabangan na yan, ang bag, gano'n, ng mga isusuot. Puro brand name na yan. Pero maniwala ka, Michael, ang anak ko. Although, maganda na ang trabaho ng anak ko. Kahit minsan, nagtrabaho siya from 13 years old. Para para makatabi siya ng pera pambili niya ng kotse. At 2 hours a day. Twice a week yata, ganun. Ngayon, kahit maganda na yung ano niya, yung buhay niya, hindi naman siya mayaman, no? Comfortable lang naman. Pero kahit minsan, contented. Hindi siya bumili ng brand. Nawala sa Idol Rappi. Oo. Hindi siya bumili ng brand name na damit. Never. Kahit ngayon. Kwento ko nga sa mga kapatid ko, dinala niya ako minsan. Sabi niya, mabili ako ng hamper, samahan mo ako. Sumama naman ako. 3 yung hamper, may mura, may middle price, may mahal. Siyempre, yung mahal laging maganda, di ba? Tinanong ako, alin ang dyan ang maganda? Tinignan ko, siyempre yung quality, maganda yung mahal. Siyempre, sabi ko, yung mahal. Siyempre, sabi niya, yun ang sasabihin mo. O, sige, bibilihin ko yung pinakamura. Magtatanong siya. Yung pa rin, sabi ko, bakit pa sinagtanong? Siya, gusto ko lang malaman kasi kung alin pipiliin mo eh, sabi niya. Hindi siya naghahanap ng yung brand name. Naghahanap siya yung quality, yung gawa, pero mura, ganon. Ganon siya. Yung balance ng dalawa. Pero si, ano po, yung si Grandy po, asan siya sa laban na to? Ano ang position niya? May mga sinabi siya sa akin, which ayaw kong sabihin in public dahil ang anak ko kasi, marami siyang alam dahil matalino yung bata. Pero, of course. Galing sa tatay eh. Oo.
Pero may plano siya in case si Rafi magra-run siya ng president. Let's see then. Dahil sabi niya, ibang usapan na yun, ma, sabi niya. Kung lalaban siya noon, ibang usapan na, sabi niya. Ooh. Ooh. Doon, that's, doon natin that's something. Doon natin siya makikita. Aha. Yeah. Kayo po, hanggang saan niyo po to ready dalhin? Hanggang matapos. Kahit saan. Alam ko naman pong suportado kayo ni Sir Joe. Hindi ko kasi alam kung bakit ayaw niya akong yanal. Yun nga rin po eh. Misteryo din yun eh. Oh, di ba? Bakit ayaw niyang mag-file ng annulment sa akin? So, baka po kasi intimate niya. Baka po kasi kapag ginawa niya po 'yon, it's a direct admission na kinasal siya sa inyo. Yan I think that's the reason. Parang si Attorney Libayan bang nasabi sa akin ng ganun? Parang kung i-admit niya na i-annul niya ako, sa ngayon i-ignore niya, parang wala lang nangyari. Yeah. Pero ang evidence kasi andyan eh. Hindi mo talaga siya mababaliwala na under Philippine law dahil hindi kami anal. Yeah. Saka yung clarify po lang po natin yung 100 million na inihingi nyo na demand na yon. Kahit pa ibigay niya yon, kulang yon. Kulang yon. Sa mga ginawa niya sa aming mag-ina, kulang yan. Ang pera-pera lang yan, walang kwenta. Yung 100 million na yon, oo, mabibili mo siguro ang maraming bagay na gusto mo. Pero yung emotion at saka psychology, forever na yon. Tsaka hindi lang po yon, kasi sa network yun. Sa network niya po eh. Sa network niya po, magkano lang yung 100 million? Ngayon, ang kapalit ng 100 million is gusto niya kasing i-demand na wala nang karapatan yung anak niya. Kahit kayo po, naintindihan ko yung sa side nyo na wala na karapatan sa kanya, okay lang po yun sa akin eh. Pero yung anak niya kasi, yun yung issue. Para hilingin mong mawala ng karapatan sa iyo na parang hindi ka tao. Yun lang yun. Hindi naman kasi 100 million, okay, yun lang nasa demand letter. Pero yung binibigay lang sa akin, Michael, 5 million. Yun nga po eh. Dapat nga po yun technically 50-50. Oh, yun ang yun ang mga lawyers na namin, marami nagsasabi sa akin. Yun naman po talaga dapat. Under Philippine law. Hindi, kahit di na po sa law, kahit sa moral na lang. Kasi iniwanan kayo, kumbaga dumaan siya sa buhay niyo, and then yung dinaanan, siguro po doon yun na rin na-develop yung sinasabi niyong instinct kanina na ano, yung intuition na tukol sa mga taong mga sinungaling. Siguro doon po sa dinaanan niyong yun, yung hirap na yun, siguro po doon yun na-develop yun eh. Kaya nakikita niyo na yung mga tao kung sino yung mga nagsabi totoo o hindi. I think sa experience na yung galing eh. Pero technically, dapat talaga siguro 50-50 eh. 50-50 kasi kahit saan mo tingnan eh, kahit sa batas, kahit sa moral na lang, kulang nga yung kalahati eh. Alam mo ba, maniniwala ka ba na may pera pa si Rafi? Nandun lang sa meron siyang ano kay Davila eh. Kasama doon na sinabi niya, lahat ng pera niya pupunta kay Jocelyn. Lahat. Siyempre, kailangan niyang gawin. Kailangan niyang gawin yun. Para hindi niyo makuha. Oh, tama. Kaya hindi rin siya makabili ng asset dahil baka makuha niyo. Ngayon, ayun lang talaga yung way niya, kundi ibigay na ibigay sa asawa niya. Feeling ko kasi ang may control na sa kanya ngayon yung asawa niya eh. Oo nga, pero may katibayan doon na ang pera niya pumupunta kay Jocelyn. Siya mismo sinabi niya yan. That yun lang. That is evidence. Yun lang. Diba? So, saan ko hanapin ang pera niya? Tama. No. Ngayon po, siguro po, anong oras na rin po, baka napagod na kayo, lumagpas na rin po tayo. May question po ako tungkol dun sa magkakapatid. Kila Ralph, kay Maricel, tsaka kay Grandy. Nagkita na po ba sila ever? Kasi siguro naman po, labas naman po sila dito sa issue na to, supposedly, di ba? Yeah. Mm-hmm. Hindi ko sila, kasi mga anak niya yan eh. Hindi niya namit ang mga kapatid niya, ang anak ko. Siya mismo, although sinabi ni Ralph sa isang statement niya, na pumunta rito ang anak namin minsan at nag-spend siya ng time sa mga kapatid niya kay Ralph at saka kay Marcel. Pero dinispute yun ng anak ko sa statement niya. Mm-hmm. Sinagot yung
statement ni Rafi na kahit minsan hindi niya na-meet si Maricel o si Ralph. Ever? O sino-sinungaling? Ever. Never. So they don't, kumbaya, ibig sabihin, they don't even talk to each other na parang kahit aware na sila sa isa't isa. Hindi sila, Nakakalungkot naman. Nakakalungkot naman na parang lumalabas na pati yung mga bata is damay dito. Yung magkakapatid, no? Kasi yung nga, kung sana si Rafi, instead ng pambababae, pag umuwi kami dito ng anak ko, para sana pinakilala sa mga anak niya, no? Kasi wala namang kasalanan mga bata. Mga bata yan eh. Yeah, exactly. So, pero hindi. Hindi gusto nga niya dinalayan sa bahay nila kahit minsan. Chine-checkin ng anak niya sa hotel. Pero hindi niya dinalayan sa bahay nila kahit minsan. Kasi, tama po kayo. Nakita ko po sa isang interview niya na bakit mo idadamay. Kayo nga po, never niyo dinamay yung mga anak niya kay Jocelyn. Never niyo pong ginawa. Kasi alam niyo po, nandun po kasi sa morals niyo na hindi, huwag natin idamay yung mga yan, mga inosente yan eh. Pero siyempre, for some reason, dahil dun sa kilos na nakikita natin na walang connection yung mga bata, lumalabas sa side mga dun sa kabila niya. Is kinokontrol. Kinokontrol. Kasi I don't believe na hindi rin gusto makilala ng mga nila Maricel sa kanya ano yung bata. Kapatid nila. At lumalabas ate yon, ate nila yon. ate nila lumalabas yun eh. Oo, kasi siyang first eh. Oo nga. Pero kasalanan lahat yun ni Rafi. Pero sa mga interview ni Rafi, di ba madalas sinasabi niya yung anak niya kay si Maricel, unique iha, only girl. Siya lang nag-iisang anak na babae. Yeah, marami akong nakitang ganyan. Kaya may mga Oo nga, comments no? yan. Ano nang nangyari sa anak niyang panganay? O di ba may anak siya sa unang asawa niya? Di ba babae din yon? Sabihin mo na unique ka iha, nag-iisang anak mong babae, tapos ako lumabas, may anak kami. Bakit? Ano, di ba nakakahiya yon? Dahil alam mong nagsisinungaling ka eh. Tapos malalaman lahat ng tao nagsisinungaling ka eh. Pero harap-harapan mo pa rin ginagawa. Ano ka mong ipapakita? Oo. Pero, at saka lalo lang po siya nagdadagdag ng sugat kay Grandy. Lalo lang po siya nagdadagdag. Kasi kapag yan sumabog. Sige po, tuloy po. Ang anak ko, minsan magpapadala ako sa kanyang mga YouTube. Katulad ng nagbakasyon yan. Ma, huwag mong padala sa akin. Sabi niya, hindi mo alam kung ano ang feelings ko. Sabi niya. Kasi sila, nagbabakasyon sila lahat. Ang anak ko, nasaan? Diba, nagpagawa si Rafi, galing din ito sa bibig niya, no? Nagpagawa si Rafi ng malaking bahay dyan sa Quezon City, sa may GMA daw. Ang sabi niya, 1 billion daw ang ano, no? Alaga. Anyway, apat na palapag. Ito ang kwento niya. Isang palapag sa kanya, dalawang palapag sa kanya, tsaka kay Jocelyn. Yung isa kay Maricel, yung isa kay Ralph. Nasaan yung para sa anak niyang legal? Diba? Pero po tama rin kayo. Magsalita ka. Tama din po kayo sa sinabi niya na meron din ditong kamay si Ma'am Jocelyn kasi dapat accepted niya rin yung anak niya kahit yung anak lang. Wala naman issue doon eh. Kasi ang sabi ng anak ko, na-meet niya si Jocelyn sa mga bar. Katulad ng sabi ko, hindi dinala ni Rafi ang anak ko sa bahay nila. Kaya hindi niya nakilala ang mga kapatid niya. Pero nakilala niya si Jocelyn sa bar. Ang sabi raw ni Jocelyn sa anak ko, si Grandy ang nagsabi nito sa akin. Sabi raw ni Jocelyn, accepted kita dahil you're before me. Sabi raw ni Jocelyn sa kanya. But me, after yung iba, hindi ko na-accepted, sabi raw niya sa anak ko. Oh, so ibig sabihin... yung anak ko. Okay, so may atake yun dun kay ano ah. Yung kay ano yun? Sa huli. So okay. So she's not acceptable because she's last. Okay. Okay. That's okay. Harsh. So ibig sabihin, the only reason is siguro yung pang ano niya ng guilt niya sa sarili niya kasi siyempre tatanggapin niya talaga first kasi siya naman yung naging reason kung bakit umalis siya, nagkaiwalay kayo, di ba? Oo. Totoo. So yan.
siguro yun lang yung pampalit niya sa guilt niya sa nangyaring yun. Kaya ready siyang iyak. Pero it doesn't show. She's not showing it. Pero, okay. Marami na silang pera, di ba? Ako, Michael, comfortable kami mag-asawa. Hindi kami nangutang. Nakakain namin gusto namin kainin. Hindi kami mayaman, but comfortable. Mm-hmm. Sila, alam mo yan, kung saan sila pupunta. First class, you know, sa mga mamahaling lugar. Jocelyn, alam niya, may anak si Rafi. Nakilala niya eh. Mm-hmm. Bakit hindi man lang niya sabihin kay Rafi? Or even her. Huwag na sabihin kay Rafi kung ayaw niya. Gagawa ko ng paraan. Bigyan kita ng pera dahil I have too much even sa mga anak ko sobra-sobra. Siya ang legal. Saka, eh. Hindi na lang yun. That's your daughter. Yun lang yung reason. Yeah, exactly. Nothing else. Exactly. Pero ang hindi pansinin dahil si Rafi nagpalit ng telepono, minsan humihingi ng pera, ng tulong ang pera ng anak ko. Tapos after that, yun na, tapos na. Tapos sasabihin niya, I can accept you dahil you're before me. Pero accept yung after. For what? Salita lang yun? Diba? Na parang, so, hindi ba? Pero hindi ba in reverse yun, Ma'am Julie? Kasi di ba dapat si Grandy yung nagsasabi nun, I can accept you. Hindi pabalik. Kasi siya yung naging reason kung bakit nasira yung marriage eh. So, ibig sabihin, hindi niya kailangan tanggapin si Grandy kasi utang niya yon. Oo. Kasi, may sinabi si Rafi sa isang statement niya. Pabalik-balik na lang ako rito kasi itong pinag-uusapan natin, kasali dito sa pinag-uusapan natin itong mga sinabi ni Rafi sa kanyang statement. Na, during one of my daughter visit dito, nagpasabi ako kay Grandy na sabihin ko kay Rafi, kay Rafi na, ay kay Jocelyn ba, na thank you dahil inalagaan niya ang anak ko pag nandito sa Pilipinas. Sinabi ko raw yun, pa-thank you ako. Ang anak ko, ang nag-bridge, ano yan, parang nagtulay na sabihin yun. So, kinorek din yun ang anak ko. Sabi niya, my mother never said, thank you to Jocelyn, sabi niya. That must have been quite odd because she is the reason why she left my pregnant mother, sabi niya. Rafi left my pregnant mother, sabi niya. So, yun ang sinasabi ko. Sino po nag-claim nun? Sino po nag-claim nun? Kasi alam ko, narinig ko na rin po yun eh. Sino po nag-claim na nag-thank you? Si Rafi Tulfo po mismo? Si Rafi. Sa statement niya nakalagay. Pero hindi yun totoo. Kinlaim lang niya, nilagay na yan sa statement niya sa bigamy case. Pero hindi totoo kasi dinisplay ng anak ko. Para gumanda yung image hindi, siguro din ni Ma'am Jocelyn. Siguro. Okay. Or ako, na inaano ko sila, ina-accept ko sila, ganon. Dahil nagpa-thank you ako. Eh sa totoo lang naman, si Jocelyn, hindi niya inaruga ang anak ko dito. Sinicheck in Rafi sa hotel. Sa hotel siya. Oh. Imbis sa bahay na makilala yung mga kapatid. Mga kapatid, oo. Hindi, mag-ano tayo doon. Doon ka sa hotel, anak. Alam ni Jocelyn, nag-spend time ako, pero may chicks ako rito, kaliwat kanan. Oh, ito yung magpera, mag-ano ka muna. Mag-shopping ka muna para hindi ako may sorbo. Ganun yun. Yeah. So ngayon, sige ma'am, baka late na rin sa inyo. May last question po ako sa inyo. Last. Okay. Mapapatawad niyo po ba si Rafi Tulfo? Ever? Alam mo, ang ating, ewan ko kung katoliko ka, pero ako katoliko ako, si Jesus Christ nagpatawad sa mga kasalanan natin, di ba? Kung mag-apologize siya, especially publicly, bakit hindi? Katulad na sabi ko, may silang buhay natin. Pero dahil sa, ang hindi kasi matanggap, Michael, yung siraan niya ako in public. Wala akong ginawa sa kanyang kasalanan kung hindi mag-file ng divorce ng bigamy case. Na napuwersa din po kayo doon. Doon ako nag-ano sa kanya, doon ako nagalit dahil kaya niya akong pahiya para lang gumanda ang kanyang image sa kanyang audience, sa netizen niya. Hindi naman tama yon.
dapat inaccept na niya, oo, akong may kasalanan, but that was before. Sabihin mo yung totoo. Aaksapin ka ng mga fans mo. They even love you more, di ba? Ganun ang mga tao sa atin eh. The more you tell the truth, the more they accept you dahil alam nila hindi ka sinungaling. Pero dagdagan mo yung kasinungalingan one after another. Yes, mapapatawad ko siya kung i-admit niya lahat ng kasalanan ginawa niya sa aming mag-ina. Pero po, possibility po ba, may possibility po ba na mapatawad niyo siya dahil in the sense na actually lamang po tayo sa kanila eh. Kasi kung di nila nakikita yung mga ginagawa nilang mga kasalanan na yan, tayo nakikita natin, at least nasa tamang lugar tayo, sila yung nakakaawa eh. Alam mo, very tricky yung question mo, Michael. Pero mataas din ang pride ko. Ako kasi, kung natutuwa ko dahil siguro tumatanda na ako, no, di ba? Kasi nung bata ako, mas mataas ang pride ko. Ngayon medyo nag-mellow na ako. Alam mo, ngayon pag nagalit ako, kay Joe noon, 10 araw hindi ko yung kakausapin. And this is the truth. Si Rapi, alam niya yan. Nagalit ako kay Rapi, hindi ko yung kakausapin ng ilang araw. Ganyan ako katinding magalit. Si Joe, napatunayan niya yan. Kinuha namin nanay ko, nagbakasyon sa Amerika. Ang nanay ko, galit na galit sa akin. Hindi ko pinagluto, hindi ko kinausap. Wala akong ginawa. Ang nanay ko, hiyang-hiya daw sa manugang niya. Tinaunong pa ako, nandito ako, hindi mo kausap yung asawa mo. Ganyan lang naman ang ginawa niya, walang kwenta. Pero ngayon, patuloy na sabi ko, tumatanda ako. Kapag nagalit ako, bigyan mo lang ako ng 2 minuto, wala na. Siguro nakaranas din ako nung nasa States ako. Nagtrabaho ako sa pabrika. Tapos, nung maging supervisor ako, nakita ko yung mga tao na na kasamahan ko, ng mga tauhan ko, nakita ko sila, nakita ko ang sarili ko. Kung gaano katigas ang ulo, kung gaano, parang pasaway, ganon. Tapos nakita ko ang sarili ko sa mga tao ko, sabi ko sa sarili ko, ganon pala ako? Ang sama ko pala? Ganon yung ugali kong mataas ang pride. At least nakikinig po kayo. Apo. Oo, sa totoo lang. Pero yun nga, nung tumanda ako, nung yung naging supervisor ako, tapos nag-ibang bigla yung outlook ko sa buhay. Kasi yung mga Amerikano, pag sigawan sila, sigawan, parang mag-aaway na, magsusuntukan na, di ba? Para lang. Tapos maya-maya lang, parang best friend uli sila. Parang wala lang. Sabi ko, ay, American way talaga. Isa tayo, hindi. Itatanim nga natin yun sa loob ng dibdib natin. Magsasalita tayo ng masama sa tao. Ako, ayaw ko, hindi ako magsasalita ng masama sa tao, hindi ako namimintas dahil ayaw ko pinipintasan ako. Hindi ko ugali ang sa mahirap. Hindi ko sinasabi, oh, kawawa naman kayo, or hindi, yung wala kayo, ganyan ang itsura nyo. Di ba ganyan yung mga pintasero at pintasera, ganyan. Hindi ako ganyan. Kasi, yung what dyan. Have you delivered, yung what have you delivered, parang si Idol Rafi, sinasabi niya yun eh. Yeah, pero marami na raro siya napatunayan. Si Rafi, kulang siya ng delivery. Salita lang siya. Kasi he create problem and then he walk away. Or magtatago siya. Parang bagyo. Diba? Sa totoo lang, kasi nakita ko eh. Ginawa niya sa amin eh. He married me. We have our unborn child. Nasaan siya? Diba? Nandito na pala sa Pilipinas. Hindi ko pa alam. Nakita ng nanay ko sa TV. Alam niya kung saan ako. Alam niya kung saan ang anak niya. Pero hinahanap niya. Diba? Sorry. So same Rafi Tulfo pa rin po pala to. Same Rafi Tulfo pa rin ever since. Mag-create siya ng mga problema. He'll walk away. One after another. Oh, di ba? Kasi ginawa niya sa amin. Kaya kakampi niya mga naapi. Sinong inapi niya? Kami, pamilya niya. Sasabihin mo, oh, at least daw nakatulong. Natulungan ba niya ako kahit 5? Wala nung iwan ako. Hindi. Natulungan ba yung anak niya nung humingi ng financial assistant dahil walang pambili ng cup and gown yung anak niya? Hindi. Ano ba yun?
Pero may magbabiral. Ay, naku, pera to. Ilagay natin yung camera sa ano nila. Godet, tawagan mo sila. Ay, naku, sir. Hindi raw ano. Tawagan mo sila. Ano yan eh? Viral yan eh. Marami tayong mapkera dyan. Mas mag-viral po kayo. Ba't ayaw kayong tulungan? Mas mag-viral kayo for sure. Sigurado. Dahil nga sa Rapid Tulfon Action, mag-viral. Sigurado lahat ng mga natutulog na Tulfonics noon. Magigising. Sabay-sabay. Yung 26 niya, makikinig ng minsanan. Sigurado ko sa'yo. O, pero po, hindi niya gagawin. Clarify ko lang po yun sa pagpapatawad, no? Pwede naman po kayo magpatawad kahit di siya mag-sorry, no? Pero hindi po ibig sabihin, no? Eh, hindi nyo nakukunin yung po-pursue yung justice. Magkahiwalay naman po kasi yung pagpapatawad at paghingi na hustisya. Ewan ko, Michael, kung pwede ko siyang patawarin without him asking ano, yung forgiveness basta mga ginawa niya sa amin. Kasi hindi ako ganun kabait eh. Hindi ako ganun kabait eh. Kasi masakit. Alam mo, during those times, during kasi those times, dumanas kami ng anak ko, saksakan ang kahirapan. Ang hirap. You look back and then isipin mo, katulad ng sabi ko, gumandang buhay namin dahil kay Joe, dahil sinagip niya kami, mag-ina. Pero before then, kung wala si Joe, siguro ewan ko kung saan kami ng anak ko. Kaya si Rafi nasa US pala, ang ganda ng buhay, may bagong asawa, manager ng Pizza Hut pala. Pero kahit minsan hindi siya nagpadala kahit 5 para sa anak niya, para sa gatas. Tama ba yon? Ang hirap naman ng gano'n. Parang naintindihan ko po, mahirap basta-bastang tumalikod sa gano'ng pangyayari. Eh, hindi mo malilimutan kasi gumuguhit. Kung makikita, kapag nakikita ko si Rafi, at least nakikita ko siya pag nanonood ako sa inyo, kina-attorney kay Teacher Smart. Naano ko, yung pag nakikita ko yung mukha niya, parang gusto kong, ewan ko, parang nasarap anuhin eh, ganunin. Kasi, tapos yung mahirap, kapos palad, yung dukha nating kababayan, ganun siya kawawa naman. Eh, ang ginawa niya sa Kuwait, dinagdagan niya lalo yung mga mahihirap eh. Diba? Para customer ganyan siguro. Ba yung... Oh, exactly. Exactly. Para lalong dumami yung pipila sa kanya doon. Hmm. Yun na nga. Kung talagang concern ko sa... Kasi ang sabi nila, laging there is a pattern. Diba? Yeah. Sa tao. Sa mga ginagawa nila. Hanapin mo yung pattern. They will never change. Yun nga po yung hinanap ko sa inyo eh. Kasi kapag kung mag-aano man sila, mag-change sila for the worse. Bibihira ang mag-change for the good. Kaya nga yes, may mga tao... Like you po, na parang sinabi nyo kanin dati, kung makipag-away kayo ngayon, sandali na lang. Parang that's a change for good. Right? It's a big achievement for me. Totoo yan kasi noon sabihin ko ang nanay ko, sabi niya, hindi mo pagluto yung asawa mo, ang nahihiya sa ginagawa mo. Ma, marunong ka, sabi, pagluto mo, hindi nga marunong magluto ng pagkain niya eh, hindi mo pinagluluto, kawawa na, makausapin mo, iniiwan mo. Pero ngayon, magalit ako sa kanya, ako palalapit, no? Parang wala lang. Yun po yung inaantay ko kay Rafi Tulfo, kung ganun po ba yung nangyari sa kanya. Parang hindi eh, parang it gets worse. Oo. I think si Rafi, parang nalasing siya sa fame. Kapangyarihan, yeah. Kapangyarihan. Sa fame. Nalasing siya doon sa pagiging sikat niya, pagiging mayaman niya. Parang hindi na niya alam kung saan siya, well, galing siya sa may perang parents niya. So hindi ko sasabihin galing siya sa mahirap. Ginamit niya ang mga dukha dahil nakita niya doon siya yumaman. So every time na lalabas sa bibig niya, yung mahirap na kababayan, yung may hirap nating kababayan, naniniwala naman na tagapagtanggol sila ng naapi. Kasi hindi ako naniniwala doon dahil ako, ang anak ko, inapi niya kami eh, big time. Yeah. And we're not different. Hindi kami may hirap lang. Pamilya niya kami. Yeah. Very close.
Diba? Kaya nga po sabi ko dapat palitan niya yung tagline niya na ano, problema mo palaguin natin eh. Parang business ba? Or sabi mo gagawa ako ng gulo, ikaw ang mag ano, mag-resolve ng gulong gagawin ko, ganun. Buti pa 'yon. Problema ko ayusin mo. Ayun. There you go. Mas galing pa 'yon. Halos ikaw, expected nilang gagawa ka ng problema. Ito yung ginawa niya sa quiet. Hanggang ngayon, resolve na ba? Hindi pa rin. Kasi yun nga eh. Ang laki nun. Kawawa yung mga taong nanghiram ng pera para maka... Tapos magiging presidente. Tapos gagawin yung presidente. Saan na ang bayan natin nun? Saan na yung pobre nun? Magiging mayaman na. Siguro lahat sila nun bibigyan niya ng 5 million out of his pocket. Kaya naman niya. Diba? Ngayon po, kayo po, ba't di na po active yung channel nyo? Mga bashers. Takot ako sa mga bashers. Yun nga po kasi na nakita ko yung mga videos nyo. Sabi ko, alokin ko kaya to si Ma'am Julie na i-edit ko yung audio niya para malakas, para ako na yung para matulungan ko rin po kayo doon sa mga ginagawa. Kaso, mukhang ano kayo doon sa bashers, no? Natulog ako. Yung mga kapatid ko, inikahit ako lately, marami. Pero sabi ko, ewan ko, kuminsan parang gusto ko. Tapos sabi ko, sabagay ang mga nag-YouTuber ata, may mga buzzers talaga, no? Kasi marami nagbabasya akin dahil kay Rafi. Kung hindi ako sinira ni Rafi ang pangalan ko, walang magbabasa akin. Kasi akong inapin ni Rafi, ako, hindi akong nag-iwan sa kanya. Siya ang nag-iwan sa akin, eh. Pero dahil... Inano niya yung binaliktad niya, binasa ko ng tao. Oh, di ba ang sakit? Pero, yun nga po eh. Pagkatapos po yata nung announcement niya na yon, nung sinabi sa National TV, doon po kayo binash, no? Doon, marami. Maraming nagbasa sa akin. Halos 99.9 nagbasa sa akin. Pero nung lumabas ako, marami pa rin, marami ang bumati ko sa kanya dahil sa pagiging hipokrito niya. Nagbibigay siya ng advice sa tao, pero sa kanya, higit pa yung mga pumupunta sa kanya, higit pa yung ginawa niya sa amin, magina niya. Yung, kumbaga, so, andyan pa yung muta mo, nagtuturo ka na. Ayun, ganun. Ayusin mo muna yung muta mo. Kasi, sa bagay, doon siya sumika, doon siya yumaman. Yeah. Di ba, pero nung lumabas ako, hindi na siya tumanggap ng kabit-kabit, ganun. Pero, eto, kahit may makita ni Rafi Tulfo to, under Philippine law, kasal kami, di ba? Kapag namatay si Rafi, kasi meron siyang, one time meron na nag-ano sa kanya na pumunta, yung pulis na naghihingalo, binidyo ng kabit, na naghiwalay siya na 25 years, tapos kinukuha ng asawa yung bangkay. Eh, may last will and testament yung pulis yung ng video na doon siya kay Kabit. So, tumawag si Rafi ng FAU lawyer. Sabi niya, may last will and testament attorney. Sabi niya, dapat doon siya kay Kabit. Kasi, di ba siya, Kabit? Huwag natin sabihin Kabit. Anyway, sabi niya... Hindi, huwag po natin sabihin Kabit. Feeling urig. Okay, ganun. or... the other woman, gano'n kasi siyempre. Tapos, sabi, nagtanong si Rafi 3 times, tinanong ang lawyer, nahanap ko, hindi ko na makita eh. Tinanong ng ni Rafi yung, kaya alam ko si Rafi may last will and testament. Sabi ni attorney yung FEU, hindi Rafi, sabi niya, under Philippine law, yung legal na wife, ang may karapatan sa bangkay. Kahit pa may will. Yes. Oh, sabi ni Rafi, okay. May last will and 3 times, tinanong ni Rafi, sabi ko, ang wala niya. Sabi ko sa sarili ko, meron siya last will and testament. May hugot! May hugot! Oo! Oh, kasi siniguro niya eh. Oh. Tapos, iisipin mo, no? Kaya ako binabayaran ni 5 million. Kasi alam niya, may karapatan kami. Alam niya. Kasi, sa sobrang durug na durug na ng konsensya ni Rafi Tulfo, bakit pa siya mag-o-offer? Pwede ka lang hindi intindihin na lang eh. Para so mawala ka ng lubusan. Yeah. The fact na ino-offeran ka, it means may ngipin. May alam niya. Alam niyang may ngipin. Kahit na TC Rafi, alam pa rin niya yung ano. Kasi yung mga
pumunta sa kanya yung may nagpakasal, yung parang si Ramir, nagpakasal itong lalaki, dalawa. Ngayon, sino daw may karapatan, di ba? May pumunta ang legal wife sa kanya, tapos tinawagan yung second wife, yung other woman. Kayo po ang may karapatan, kayo ang legal eh. Ikaw ang una, sabi ni Rafi. Sabi ko, o di alam mo pala, sabi ko sa sarili ko. Alam niya eh. Very good, tawagan mo, very good. Very good ka pala eh. Di alam mo pa, sabi ko, di alam mo pala, sabi ko, may karapatan ang legal wife. O, tapos, ang legal child, ang anak namin. Yeah. O di, sino may karapatan sa bangkay na legal family? Medyo natatakot po ako sa ano eh, kay Grandy eh. Kasi yung sinabi niya po kanina eh, mukhang mas devastating na bagyo yung mangyayari. Alam mo, Michael, mag-meet mo ang anak ko, very ano siya, prangka. Alam ni Rafi yan. Si Rafi, alam niya kung ano ugal ng anak niya. Kung alam mo matapang si Rafi, walang sinapi sa katapangan si Rafi pagdating kay Grandy. Si Grandy, yung bubig niya, diretso yan. Walang preno. Parang pas... Kayo nga po nasasabihan na pasmado daw po yung bibig nyo eh. Kasi na masakit daw sa tulfo natin yung mga sinasabi nyo. Kasi totoo naman eh. Kasi masakit kasi yun ang totoo. Alam nila yun. Ang mga tulfo natin, alam nila yun kung ano ang totoo. Ayaw lang nilang magbukas ng isip. Yun ang masakit sa mga tulfo natin. Dahil dinidiyos nila si Rafi. Akala nila yung Diyos nila. Hmm. Kahit sino daw nagkakamali, that's in the past. Yes, it's in the past. Pero anong ginawa niya para bayaran ang kanyang pagkakamali sa kanyang anak? At saka hindi pa siya nagsisisi. Kasi okay lang naman na magkamali ka, oo. Pero yung hindi mo pagsisihan, as ngayon, yung ginawan mo pa ng mali, eh binabash mo pa at dinimonize mo pa. That's something else. That's truly evil. Oo. Totoo kasi, katulad ng sabi niya rin, balik na naman tayo doon sa statement niya. Sinabi sa statement ng anak ko na mababae siya, ganon. Sabi ni Rafi, eh bakit ako mababae? Bihira lang makita yung anak ko tapos dadalhin ko pang babae ko or parang ganon. Eh nandun ang katibayan eh. Picture nila ng anak ko tsaka yung babae niya, di ba? Ano yun? Di ba sinungaling talagang makikita mo kung gano'n siya kasinungaling? Nandiyan yung evidensya eh. Parang ano po siya, politician po siya, na parang he knows what the things to say, the right things to say, pero he's not actually doing it. Oh, kasi katulad yung hala ko ganyan din. Hindi siya magsasalita kung walang ebidensya. Sabi nga niya sa akin, minsan nagtatrabaho siya, 30 daw ang lawyer doon sa floor nila, ma. Para akong tanga. Sabi ko, bakit? Imagine, ma, lahat ng mga kasama ko, lawyers. 30 sila, ako lang ang hindi lawyers. O, ibig sabihin nun, very smart ka kasi ikaw lang hindi lawyers. Kasama mo yung mga 30 lawyers, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, ma, sabi niya talaga, sabi niya. Kasi sila doon sa masama. Pero anyway, parang si Rafi, 100 lawyers ang anak ko, 30 lawyers kasama sa, ano, di ba? Tama, so, tama. Pero yung 100 lawyers, di makapalag kay, ano, kay Tony Libayan. So, oo nga, no? kaya bangan na lang yun yung kay Rafi na 100 lawyers niya. Hindi, yung isang lawyers niya, nung malaman niya presumptive dead si Rafi sa amin, kaya ako nakapagpakasal ng legal, si anong pangalan ng abogado niya yun, hindi na yun ng abogado niya ngayon eh, pero ewan ko kung abogado pa niya. Nung pinaliwanag niya yung presumptive dead, sabi ni noon, ibig sabihin yung kasal mo kay Jocelyn hindi nag-exist kasi presumptive debt ka. Sabi niya, ibig sabihin, lahat ng pera mo pupunta kay Jocelyn. Wala kang makukuha. Nagalit si Rafi. Tikun na tikun. At saka po, i-clarify na rin po natin, no? Kasi marami naman po nakakaalam dyan na yung kay Ma'am Jocelyn is actually legal yung kasal nila kasi dahil sa presumptive debt. Walang illegal na nangyari doon. Ang may nangyaring illegal is yung kay Rafi Tulfo and sa iba. Yun ang illegal. Ay, hindi. Yung sa akin, legal. Yeah, legal po sa inyo, po. Legal. Aba. Yung kay Jocelyn at kay Rafi, ang hindi. Bigamous marriage. Ang hindi talaga. Hindi talaga. At saka yung kay Amos doon. So kahit na dinivorce ako ni Rafi sa US, because it's a fraudulent divorce, under US law, ang kasal namin Rafi, Philippine law, US law, any law, legal pa rin.
nag-ano ko ng abogado nung pumunta ako last March sa ano, sa US. At nag-file din ako ng mga kaso kay Rafi. Sana mag-ano yan. Tingnan natin. We'll wait and see. Kung saan pupunta yon. Well, maraming salamat po Ma'am Julie sa pagpapaunlak at salamat ni Atty. Libayan sa pag-broker na itong interview na to. Tsaka Ma'am Julie, kung may kailangan po kayo tungkol doon sa YouTube na para matulungan namin kayo, sabihin niyo lang po sa akin. Talaga? O, sige. Opo, well, sabihin niyo lang po sa akin. Maraming salamat sa I'm very humbled na inanuma ko rito sa channel mo kasi katulad ng sabi ko, yung mga tulko na nakakalimutan na nila yung problema ng ano na po nila sa legal procedure niya sa buhay, sa personal life niya. So paminsan-minsan kailangan gisingin natin sila kung ano talaga ang ginawa ni Rafi sa talagang tunay niyang pamilya. So nagpapasalamat ako and more power to you and your channel para ano. Pero pinapanood po kayo ngayon nga na uli si ano si Attorney Claire. Pinapanood ko rin siya kasi nga isa siya sa mga naging natin. So, sana po maging active po ulit kayo. Sana po maging active ulit kayo sa YouTube. Opo. Tsaka po, ako na po bahala doon sa mga kailangan nyo doon sa edit nung ano. Kaya sabihin nyo lang po sa akin. Sige, tatandaan ko yan. Okay, thank you. Maraming salamat po. God bless po. Bye everyone. Okay, bye everybody. Okay.